and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. An hour after their wedding, her husband died. It was a sigh of relief for her but not for his family. Sa pag-aakala na wala na ang taong nagpahirap sa kanya at sa pamilya niya, ay saka naman ito muling magpapakita. Worst is, hindi nito naaalala ang lahat ng ginawa nito sa kanya. Ayaw niyang tinatawag siyang Mrs. Angela Salazar. Ipinaaalala nito sa kanya kung paano siya nakatali kay Ivan Salazar, ang lalaking pinakaayaw niya. At narito ang unang kabanata ng ating kwento. Angela trembled as she heard Ivan's car stop at her apartment's garage. Narito na naman ito. Sigurado si Angela na tatakutin at sasaktan na naman siya nito. Mabuti na lang, pinatay na niya ang mga ilaw. Hindi malalaman ni Ivan na naroon siya sa loob. Iisipin nito na umalis siya. Narinig ni Angela ang pagpihit ng doorknob, ngunit nakalock ito. Narinig niyang kumatok ito ng 3 beses. Angela! Tinawag ni Ivan ang pangalan niya. Angela trembled in fear. Boses pa lang nito ay nabubuhay na ang takot sa katawan niya. Ivan has been so strict on her. Ayaw nito na lumalabas siya ng apartment. Kung lalabas man siya, ay may mga nakabuntot sa kanya na mga tauhan nito. Ivan was so obsessed with Angela. Simula na makita ni Ivan si Angela, sa isa sa mga flight nito ay hindi na nito tinantanan ang dalaga. Angela was an active flight attendant of an international airlines. Pero simula na makilala niya si Ivan, ay pinahinto na siya nito sa pagtatrabaho kahit ayaw niya. Ivan even asked the owner of the airline to fire her dahil ayaw nga niyang umalis sa trabaho. Wala nang nagawa si Angela dahil lagi nang nakabantay si Ivan sa dalaga. Hanggang sa wala nang lumalapit kay Angela na ibang lalaki. Dahil kung hindi pinapabugbog ni Ivan, ay tinatakot naman ito na papatayin. Malaki ang pagpapahirap na ginagawa ni Ivan sa buhay ni Angela. Ang pamilya ng dalaga ay itinira nito sa isang bahay na pag-aari nito. Pwede nitong gawin ng kahit na ano sa pamilya ni Angela kapag hindi ginawa ng dalaga ang gusto niya. Angela! Tumawag si Ivan sa 2 pagkakataon. Isiniksik ni Angela ang katawan sa sulok ng silid kung saan hindi siya makikita ni Ivan kahit na sumili pa ito sa bintana. Angela is scared. Ayaw niya na mahawakan siya ni Ivan dahil alam niyang pagbubuhatan siya nito ng kamay. Tumahimik ng ilang segundo ang paligid. Tahimik na naglakad palapit sa bintana si Angela para tingnan kung umalis na si Ivan. Napapitlag siya na biglang tumunog ang kanyang cellphone sa bulsa. Malakas ang tunog nito. Nadinig hanggang sa labas. Agad na pinatay ni Angela ang cellphone upang hindi na magingay. Natigilan siya na marinig ang sigaw ni Ivan sa labas. I know you are in there, Angela. Alam mong ayaw ko na pinagtataguan ako. May pagbabanta na sabi ni Ivan. Open the door before I break it and drag you out of this house. Open the door! Mas lalong nabuhay ang takot kay Angela. Nanginginig ang puo niyang katawan sa takot. Mabibigat ang hakbang niya habang palapit sa pinto. Angela held the doorknob but didn't turn it. Ivan, please, umalis ka na! Pagmamakaawa ni Angela habang umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Hindi ako aalis hanggat hindi kita nakikita, Angela. Open the door. I won't hurt you. Nangako na ako sa iyo at sa mga magulang mo na hindi na kita sasaktan, di ba? Ivan said calmly, trying to convince her. Malambing ang tinig nito na parang sinusuyo siya. Nagdadalawang isip na napapatitig si Angela sa nakapinid na pinto. Sa likod noon ay si Ivan na nais siyang makita. Nagtatalo ang isip niya kung bubuksan ang pinto at paniniwala sa sinasabi nito o pananatilihing nakasara ang pinto at hintayin na umalis ito ng galit sa kanya. Angela chose to open the door.
Kapag umalis ito na may galit sa kanya, ay sigurado siyang hindi siya nito titigilan at ang pamilya na ang gagamitin para mapapayag siya sa gusto nito. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitiis. Nakangiti na wika ni Ivan, saka siya niyakap na tila hindi ito nagalit sa dalaga. Hindi siya gumanti ng yakap rito, bagkos ay agad siyang kumala sa pagkakayakap nito. Ano bang ginagawa mo rito, Ivan? Angela asked. Sa halip na sumagot, ay binuksan ni Ivan ang mas malaki ang pinto na hawak ng dalaga at tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng apartment. Naupo ito sa couch at nakangisi na tumingin sa dalaga. I have a good news for you, Angela. Hindi mapalis ang ngiti ni Ivan habang nakangiti kay Angela. Kung ang ibabalita mo ay tatantanan mo na ako at lalayuan mo na ako, that is really a very good news. Pero kung hindi yun ang sasabihin mo, then it's not a good news. Angela stayed at the door. Ayaw niya na mapalapit kay Ivan dahil hindi niya alam kung kailan nito susumpungin ang init ng ulo. Sinabi ko na sa'yo, Angela, there's no chance na lalayuan kita. I want you at gagawin ko ang lahat para mapasa akin ka. To tell you the good news, your parents accepted my offer. Pumayag na sila na magpakasal tayo kapalit ng malaking pera at syempre, negosyo. Isn't that a good news? Ivan sneered at her. Now that they said yes to our marriage, we will get married right away. You know that I don't like you a bit. Ivan, kahit kaunti sa pagkatao mo, ay hindi ko gusto. Paano mo naaatim na magpakasal sa babaeng hindi ka kailanman magugustuhan? Hindi ba parang pinagsisiksikan mo ang sarili mo sa akin? Are you that desperate, Ivan? Angela smirk. She doesn't care if it will make him mad because at that moment, she also doesn't care if she got hurt. Naikuyom ni Ivan ang kamao habang tumayo at naglakad palapit sa kanya. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Galit na siya ngayon. Manatili ka sa kinaroroonan mo, Ivan! Natakot si Angela na malapit si Ivan. Alam niyang nagalit siya ng sobra, kaya umatras siya at naglakad palabas. Ivan won't hurt her when other people were watching. Maraming mga kapitbahay si Angela kaya alam niyang ligtas siya sa pananakit ni Ivan kapag nasa labas siya ng bahay. Ivan grabbed her right hand so she won't be able to take more step backwards. Hindi na siya makakalayo rito. Ivan's grip gave her pain. Masyadong mahigpit ang pagkakahawak ni Ivan sa kamay ni Angela. I don't care. If you don't like me, Angela, I'll make you mine. Remember that. Sinitsit siya ni Ivan. Nailayo agad ni Angela mukha nang ilapit ni Ivan ang mukha nito sa kanya. Nandidiri siya rito kahit na araw-araw pa itong naliligo. Babalik ako bukas kasama ang pamilya mo at pamilya ko. We will talk about our wedding. At wala ka nang magagawa para pigilan pa ang gusto ko. You will be mine. Tanggapin mo na ang katotohanan yun. Ivan smirked at Angela before he left her speechless. Hindi nakahuma si Angela sa sinabi ni Ivan. She's 100% sure that there will be a wedding that will happen. Napaka makapangyarihan ang pamilya ni Ivan. Alam niyang walang magagawa ang pamilya niya sa pamilya nito. Naiyak na lang siya sa kapalarang natamo. Masama ang panahon pero perpekto ang lugar. Napuno ng kulay puti at ginto ang lugar. Ito ay isang pangarap na kasal para sa marami. Masaya ang mga tao pero hindi man lang mapangiti ang pinakamahalagang tao sa event dahil alam niyang ito na ang simula ng miserable niyang buhay kasama ang lalaking pinakaayaw niya. Si Angela ay nakasuot ng puting disenyo at gawa ng sikat na designer na nagkataong kapatid ng kanyang soon-to-be husband. Ni hindi makangiti si Angela, karamihan sa nobya ay dapat masaya sa araw ng kanilang kasal, ngunit hindi katulad ng ibang nobya si Angela. Alam niyang hindi dahil sa pag-ibig ang kasalang ito. Lahat ito ay tungkol sa pagkahumaling sa kanya ni Ivan. Ngumiti ka, anak. Isa ito sa mahalagang araw sa buhay ng isang babae. Angela's father whispered while they were walking down the aisle. Hindi man lang nilingon ni Angela ang kanyang ama, nakatitig siya ng diretso sa dulo ng altar kung saan nakadisplay ang imahe ng Panginoon. Tahimik siyang nagdadasal na sana ay bangungot lang ang lahat.
Kayo ang ngumiti pa. Kayo ang may gusto nito, hindi ba? Kapalit ng kaunting yaman at negosyo, ay ipinakasal ninyong anak niyo sa taong hindi naman niya gusto? Matabang na wika ni Angela sa ama. Hindi mapigilan ni Angela na magalit sa mga magulang. Hindi naman sila ganoon kahira para ipakasal siya ng mga ito kay Ivan. Lalo na at alam ng kanyang mga magulang na hindi niya gusto ang binata. Alam din ng mga ito na sinasaktan siya ng binata ngunit wala man lamang sa kanila ang mga ito. Ang laging sinasabi ng kanyang ina, kapag nagsusumbong siya sa pananakit ni Ivan, ay nagagawa lamang iyon ng binata dahil sa sobrang pagmamahal nito kay Angela. Masyado nang nabulag sa yaman ni Ivan ang mga magulang niya. Magiging masaya ka rin sa naging desisyon namin, Angela. Wika ng ama ni Angela nang marating nila ang dulo ng altar, kung saan naroon si Ivan, ang ama at ina nito na sina Mr. Daniel at Mrs. Luzel Salazar. Kilala ang mga Salazar bilang isa sa mayayamang angkan sa Pilipinas. Hindi lamang sampo ang negosyo ng pamilya, kaya hindi maitatanggi ang kapangyarihan ng mga ito. Napasimangot na lamang si Angela sa sinabi ng ama. Nakangiti namang lumapit at tumalik sa kanyang ina ni Ivan. Basaan siya ka na? Saan ako, Angela? Alam kong ayaw mo ito pero ikaw lang ang nakakapagpakalma sa kanya. Sana matulungan mo si Ivan na malampasan ang pinagdadaanan niya. Mrs. Luzel Salazar whispered to her. Malungkot na ngumiti si Angela rito. Ganon din kay Mr. Salazar na pareho lang ang ipinapakiusap sa kanya. Ang tulungan si Ivan sa pinagdadaanan nito. Angela knew what Ivan had been through. Namatay ang long-term girlfriend nito dahil sa isang aksidente. The sad part is that she looks like Ivan's ex-girlfriend. That explains his obsession and unpleasant behavior towards her. Angela felt Ivan's hand intertwined with hers. Hindi niya ito nilingon sa halip ay walang emosyon na tumingin sa pari na nasa harapan nila. Sa sobrang lungkot ni Angela ay hindi na niya masyadong napagtuunan ng pansin ang mga sinasabi ng pare. All she did was to say, "I do," in her saddest tone. Everyone on that place knew she was sad. Nang matapos ang seremonya ng kasal, ay tumuloy sina Angela at Ivan sa bahay ng lalaki. Nang wala ng mga taong nanonood sa kanila, ay muling lumabas ang tunay na kulay ni Ivan. As soon as she entered their house, Ivan narrowed his eyes on her. "Can't you even smile, Angela? It's our wedding! Kahit konting ngiti, hindi mo man lang nagawa lalo na sa harap ng ating mga bisita. Alam mo ba kung anong iniisip ng mga tao sa atin?" Ivan became more furious at her. "Iniisip nila na napipilitan ka na kasalan ako!" Tumingin sa kanya si Angela na blanco ang ekspresyon. "Yun naman ang totoo, di ba? Pinilit mo lang ang mga magulang ko para mapapayag sila sa kasal na to. Dapat nga sila ang narito dahil sila naman ang pumayag at hindi ako." Angela hissed at him. Ivan grabbed her arms to feel the gap between them. Ilang pulgada na lamang ang layo ng mukha nilang dalawa sa isa't isa. "Wala ka nang magagawa ngayon, Angela. Akin ka na. Kasal na tayo. You are mine now." Ivan gave her an evil smile. "All you have to do is to be my wife and to do what I ask you to do." Pinanliitan ni Angela ang mata ang asawa. "You don't want me to be your wife, Ivan, because you want me to be Pauline, your ex-girlfriend who chose to die than to be with you for the rest of her life." "Huwag ka nang magtaka kung mangyari din sa akin ang ginawa ni Pauline, dahil mas pipiliin ko pang mamatay kaysa ang makasama ka habang buhay." Angel pulled her arms back para makawala sa pagkakahawak ni Ivan na tigilan sa mga sinabi niya. Ivan didn't know that Angela knew about his ex-girlfriend Pauline. "Paano mo nalaman ang tungkol kay Pauline?" "Your parents told me the day before the wedding. Alam kong hindi ako ang mahal mo, kundi ang alaala ni Pauline na kamukha ko. Let's not live our lives in the past, Ivan. Hindi ako si Pauline. Kaya wag mo akong itulad sa kanya na sunod-sunuran sa lahat ng gusto mo to the point na mas ginusto na niyang mamatay dahil sakal na siya sa'yo." Angela was not able to finish her words when Ivan's palm landed on her soft face that made her cheeks turn red. Napabaling din ang ulo niya sa sobrang lakas ng sampal ni Ivan. Ilang segundo pa bago siya nakagalaw mula sa pagkakasampal. Pakiramdam ni Angela ay na-stuck
ang kanyang leeg sa isang side dahil sa lakas ng sampal. Minasahe ni Angela ang pisngi habang masama ang tingin kay Ivan. Ganyan din ba ang ginawa mo kay Pauline? Umiling si Angela. Gusto niyang itulak si Ivan sa kanyang limitasyon para magkaroon siya ng dahilan para madaling mag-file ng annulment. Stop it! Ivan raised his voice at her. Huwag mong babanggitin si Pauline dahil nananahimik na siya. Angela was about to say something when Ivan's phone rang. Sinend niya siya ni Ivan ang asawa na huwag maingay dahil sasagutin muna nito ang tawag. Bahagya itong lumayo para kausapin ang tumawag sa cellphone. Ilang sandali pa ay muli itong bumalik. Kalmado na ito kumpara kanina. Mag-usap tayo pagbalik ko. Naglakad si Ivan dumaan kay Angela. Saan ka pupunta? Angela asked. I have an emergency operation in Cebu. I have to be there before dawn. Ivan is an army doctor. Lagi itong on-call kapag may emergency sa kampo na sakop nito. 8 na nang gabi noon. Aabuti ng ilang oras ang Ivan bago makarating sa Cebu. Sinundan ni Angela si Ivan sa kwarto nila. Inayos ni Ivan ang kanyang mga gamit at hindi tumitingin sa kanya. Kailan ka babalik? Tanong ni Angela, hindi dahil concern ito sa kanya. Gusto niyang malaman kung ilang araw na ba siyang mawawala sa galit ni Ivan. Babalik ako sa loob ng 3 araw. Nilingon siya ni Ivan. I want to make it up to you pagbalik ko, Angela. I want to start over again with you and not with Pauline's memories. I love you, Angela. Angela did not respond. She just watched Ivan pack his things and left afterwards. Naiwan siyang nag-iisip. Totoo at seryoso kaya si Ivan sa huli nitong mga sinabi? Kaya nga kaya nitong magbago para sa kanilang pagsasama? It was just an hour after their wedding when Angela received a call from Ivan's mother. Nasa kalagitnaan siya ng pagtulog nang tumunog ang kanyang cellphone. 3 oras pa lang mula nang umalis ang asawa niya patungong Cebu. Hello po? Tanong ni Angela habang sinasagot ang tawag. Narinig niyang umiiyak ang babae sa kabilang linya. Nagtataka siya kung bakit. Angela? Ivan's plane's crash while traveling to Cebu few minutes ago. The rescue team confirmed his death but his body is still missing dahil sa dagat bumagsak ang kanyang private plane. Our family is grief right now. We lost Ivan, Angela. We lost him. Napaluha ang ina ni Ivan matapos sabihin ang masamang balita. Hindi nakaimik at natigilan na lamang si Angela. It was like a good news for her. Wala na si Ivan? Wala nang magpapahirap sa kanya. Wala nang mananakit at wala nang kokontrol sa buhay niya. Angela grinned from ear to ear. Ito ang paraan ng Diyos para palayain ako ng hindi pinapatay ang aking sarili tulad ni Pauline. Nakahinga ng maluwag si Angela. Dapat ay nagluluksa siya ngayon sa pagkamatay ng kanyang asawa. Pero sadyang hindi niya mapigilan na matuwa sa pagkawala nito. She feels like she's now free as a bird. Hindi na siya nakatulog pa mula nang tumawag ang ina ni Ivan. She felt sorry for them. Namatayan ng anak ang mga ito, kaya kailangan niya ring magluksa kahit papaano. After all, they were still married. Kinaumagahan ay nagtungo siya sa mansyon ng mga Salazar. Maraming tao ang naroon, kabilang na ang malalapit na kaibigan ni Ivan. Angela, nakikiramay kami sa pagkamatay ng asawa mo. Kakakasal niyo pa lang pero kinuha na kaagad si Ivan ng Diyos. Malungkot na salubong kay Angela ng isang ginang na malapit sa pamilya ni Ivan. Gustong-gusto niyang sabihin sa ginang na mabuti nga at namatay si Ivan. Wala nang mananakit kay Angela sa tuwing may masasabi at magagawa na hindi ayon sa gusto ni Ivan. Salamat po. Tanging saad lamang ni Angela sa katumuloy ng pasok sa loob ng kabahayan kung saan siya hinihintay ng pamilya ni Ivan. Agad siyang sinalubong ng yakap ng ina ni Ivan. Umiiyak ito at naghihinagpis sa pagkawala ng anak. Isa si Ivan sa mga kambal na anak ng mag-asawang Salazar. Kaya mahal na mag-asawa ang kanilang mga anak. Nang kumalas sa pagkakayakap ang ina,
ay hinanap ng paningin ni Angela ang ama ni Ivan. Nakita niya ito sa isang sulok ng bahay kasama ang iba't ibang tao na gumagawa ng paraan upang ma-recover ang katawan ni Ivan. Maupo ka, Angela. Inaalam pa ng daddy mo ang dahilan ng aksidente ni Ivan dahil kahit kami ay nagtataka kung bakit bumagsak ang kanyang sinasakyang private plane. Ivan's sister Lucy told her, lahat ng magkakapatid ay naroon at tanging si Ivan lang ang wala. Hindi ko inaasahan ang mangyayari ito. Angela sat beside Lucy. Lucy creased her brows at Angel. Tinitigan siya nitong mabuti saka hinawakan ang kanyang mukha at iniharap rito ang pisngi na may bakas pa ng sampal ni Ivan noong nakaraang gabi. Ginawa ba sa'yo ni Ivan yan, Angela? Si Dazzle yon, ang kambal na kapatid ni Ivan. Sina Ivan at Dazzle, ang unang set ng kambal na ipinanganak sa limang set ng mga sanggol na binuo sa pamamagitan ng IVF procedure. Angela lowered her head and tried to hide her cheeks, but it was too late. Nakatingin na kay Angela ang halos lahat ng tao sa loob ng kabahayan. Nagkaroon lang kami ng hindi pagkakaunawaan kagabi. Nabanggit ko kasi sa kanya si Pauline kaya nagalit siya at napagbuhatan niya ako ng kamay pero ayos lang ako. Angela grinned at them. Ayaw ni Ivan na napag-uusapan ng tungkol kay Pauline dahil guilty siya sa nangyari dito. He knew that Pauline committed a suicide to escape from him. Hindi namin alam kung bakit naging mapanakit si Ivan. Ang alam lang namin ay si Pauline ang gumawa noon sa kanya. Ivan was a nice guy before she met Pauline. A year after they have been together, Ivan started to be violent. Kahit kaming mga kapatid niya ay napagbubuhatan niya ng kamay. Dazzle stated. Nakikinig lang naman ang mga magulang ni Ivan kay Dazzle. They are guilty of what their son has become. Angela knew they were aware of Ivan's behavior, but they can't do anything about it. Kahit na noong nabubuhay pa si Pauline, Ivan was like an angry animal whenever we say something bad things about Pauline. He was deeply in love with Pauline. Kaya nang mamatay ito, ay mas lalong naging magagalitin si Ivan. Not until he met you. Na makilala ka ni Ivan kahit papaano, ay nakokontrol na nito ang galit. Pero hindi namin alam na pinagbubuhatan kanya ng kamay. He never did that to Pauline. Danzel, the single child from the 9 exiles, said. Angela thought for a moment, anong klaseng pagmamahal kaya ang meron kina Ivan at Pauline para maging agresibo si Ivan? What kind of woman was Pauline? Inihayag ni Angela ang lahat ng kanyang iniisip. Anong klaseng babae ba si Pauline? Ang alam ko lang kasi ay kamukha ko siya. Other than that, wala na akong alam tungkol sa kanya. Nagtinginan muna ang pamilya bago nagsalita ang ina ni Ivan. Wala din kaming alam kay Pauline, maliban sa mahilig siyang mag-shopping at humingi ng pera kay Ivan. Kaya hindi kami masisisi ni Ivan kung bakit may nasabi kaming hindi maganda tungkol kay Pauline because Ivan never introduced her to us, Mrs. Salazar said in her sad voice. Kahit pala sa pamilya ni Ivan, ay palaisipan din kung bakit naging agresibo ito sa mga tao sa paligid. Hindi naman sana mahirap mahalin si Ivan dahil narito na ang lahat. Mayaman, guwapo, at matangkad. Ngunit may ugali ito na hindi maintindihan ng marami. Akala ng iba ay mabuting tao ito, katulad ng ipinapakita nito pero kapag wala ng mga matang nakatingin, ay kusang lumalabas sa mga sungay nito na binuo ni Pauline. If only Angela could do something about Ivan, but it's too late. Ivan is gone. Kung kailan sinabi nito na magsisimula na ito kasama niya at hindi na mabubuhay sa alaala ni Pauline, ay saka naman ito nangyari kay Ivan. Is this really a God's plan? Ano ang gusto niya na mangyari? Ilang araw na simula na maaksidente ang private plane ni Ivan. Wala pa rin nare-recover na katawan dahil sa lalim ng lugar na pinagbaksakan ng eroplano nito. Kahit ang katawan ng mga kasama nito sa eroplano ay hindi rin na-recover pa ang katawan. It's been 5 days, 5 araw na simula ng nagluluksa sa pagkawala ni Ivan. Angela, kailangan ka namin makausap. Lumapit sa kanya si Ginoong Daniel Salazar. Habang abala ito sa pakikipag-usap sa isang kaibigan na bumisita sa kanya matapos siyang malaman ng tungkol sa pagkamatay ni Ivan. Yes, tito.
Angela excused herself for a second and followed Ivan's father. Kamusta na po ang paghahanap sa katawan ni Ivan, Tito? Hanggang ngayon ay tinatawag pa rin ni Angela ang mga magulang ni Ivan bilang Tito at Tita. Pakiramdam niya ay wala siyang karapatang tawagin silang nanay o tatay dahil hindi niya naman talaga mahal ang anak nila. That's what we wanted to talk to you, Angela. Mr. Salazar's face saddened. Labag man sa aming kalooban, pero itinigil na namin ang paghahanap sa labi ni Ivan at ng mga kasama niya. It was too risky. Masyadong malalim ang lugar at napakadelikado para sa rescue team ang pilitin na abutin ang ilalim ng karagatan. We decided to stop at tanggapin na ang katotohanan na wala na talaga si Ivan. Sana maintindihan mo kami. Kung hindi namin maipapakita sa iyo ang katawan ng iyong asawa, it was also hard for us. Angela became sad at the news. Oo, at ayaw niya kay Ivan. Pero ang hindi ito makita sa huling pagkakataon ay lubhang nakakalungkot din. Hindi man lang siya nakapagpaalam rito, ngunit wala siyang magagawa kung iyon ang desisyon ng mga magulang nito. Kung yun po ang desisyon ninyo, wala po akong magagawa. Iyon lamang ang tanging nasabi ni Angela. Kinabukasan nga ay nagsagawa sila ng funeral para kay Ivan kahit na wala ang bangkay nito. Sa dagat kung saan bumagsak ang eroplano nito ay nagdao sila ng maikling misa ng pamamaalam sa namayapang asawa. Deep inside Angela's grieving was a silent happiness. She is really free from Ivan's obsession. Goodbye, Ivan. Maraming salamat sa kalayaan na binigay mo. Mahinang usal ni Angela habang pinapanood na dalhin ng alon ng bulaklak na itinapon sa dagat para kay Ivan. Maraming salamat sa pagpapatatag sa akin. Tinuruan mo ako maging matapang. Pinaramdam mo man sa akin ang lahat ng sakit na hindi ko pinangarap na maranasan. Alam kong hindi mo iyon sinasadya. Pinapatawad na kita sa mga nagawa mo. Nakahinga na maluwag si Angela na makita kung paano tangayin ang karagatan ng bunga bulaklak. It was like Ivan was telling her that she's free. She smiled as a cold breeze touched her skin. Makalipas ang isang taon. Hindi na bumalik sa dating trabaho si Angela pagkatapos ng trahedyang nangyari kay Ivan. Nahirapan na siyang maging komportable sa trabaho dahil pakiramdam niya ay lahat ng makakasalumuha niya ay pinapakisamahan lamang siya dahil sa awa. Sino nga ba naman ang hindi maawa sa tulad niyang ilang oras pa lang na naikakasal ay nabalo na kaagad? Isa pa sa problema niya ay ang apelyido ni Ivan na dala-dala pa rin niya hanggang ngayon. She is still Mrs. Angela Salazar dahil ayaw niyang pumayag ng mga magulang ni Ivan na magpalit siya ng apelyido habang wala pa siyang nakikita na mapapangasawa muli. She's not in a hurry to get married so soon. Pagkatapos ng nangyari kay Ivan, pakiramdam ni Angela ay nagkaroon siya ng sumpa dahil walang lalaki ang nagtatangka namang ligaw sa kanya. Angela, may problema daw sa brunch. Baka pwedeng ikaw na muna ang pumunta doon at ayusin kung ano man ang problema. Kailangan ko lang tapusin itong proposal para sa ating expansion. It was Lizel, Angela's eldest sister. Dahil nga hindi na bumalik si Angela sa dating trabaho na flight attendant, ay tumulong na lamang siya sa negosyo ng kanyang pamilya na bigay ni Ivan. Dahil nagtapos ng kursong cooking and pastry ang kanyang nakatatandang kapatid, isang bake shop ang restaurant ang kanilang negosyo. Meron na silang isang brunch sa Quezon City, habang ang main ay nasa Makati City. Sila ng ate niya ang nagmamanage ng kanilang negosyo dahil hindi na ito kayang asikasuhin ng kanilang mga magulang. Sige, Atalay, pupunta na ako. Agad na kinuha ni Angela ang susi ng kotse at umalis para puntahan ang brunch sa Quezon City. Ilang minuto lang ang naging trouble ni Angela dahil hindi naman traffic. Pagdating niya sa brunch, ay sumalubong agad sa kanya ang manager na si Claire. Ma'am Angela, pasensya na po sa pagpapapunta sa inyo rito. May isa po kasi tayong customer na nagre-reklamo dahil mali ang naibigay sa kanya na meal. Ire-reklamo daw po niya ang restaurant dahil hindi maganda ang serbisyo. Agad na wika ni Claire na makalapit kay Angela. Mali nga bang naibigay sa kanya o hindi? Angela calmly asked. Hindi na bago sa kanya ganitong eksena dahil ilang beses na siyang nakasalamuhan ng mga ganitong customer na nanti-trip ng mga service crew na kesyo mali ang bigay na order. Pero ang totoo, hindi nagustuhan ng mga ito ang lasa ng in-order nila kasi
Akala nila swak sa panlasa nila iyong nasa picture. Nagkamali po nabigay ang waiter pero agad din naman po napalitan pero nagalit pa rin po ang customer. Claire was so nervous while telling her the situation na iintindihan niya ito dahil bago lamang ito sa posisyon bilang manager. Where is the customer and the waiter? Naglakad si Angela papasok sa private area ng restaurant kung saan mga authorized personnel lamang ang pwede. Nasa opisina po siya, ma'am. Mas binilisan at nilakihan ni Angela ang hakbang. Habang naglalakad ay inihahanda ni Angela sa isip ang mga sasabihin para hindi na makaangal ang customer. As for her crew, may kaparusahan ang pagkakamali nito. Mabilis na binuksan ni Claire ang pinto ng opisina nito. Angela stepped inside na makapasok sa loob at makita ang nakatalikod na lalaki na kinakausap sa mataas na tono ng boses sa mga crew na naroon ay nabuhay ang pamilyar na kaba sa dibdib ni Angela. The build of the guy facing his back at her was so familiar to her. Hindi siya maaaring magkamali dahil mahigit isang taon niyang kinatakutan ng bulto ng lalaking iyon. Naging mabagal ang hakbang ni Angela habang papalapit sa lalaki. Nakamalay naman ang lalaki sa presensya niya kaya dahan-dahan itong humarap sa kanya. Muntik na mawala ng balansa si Angela na makita ang mukha ng lalaki. Muling nabuhay ang takot at kaba sa dibdib niya na makita ang mukha ng asawa. Ivan? Hindi makapaniwala si Angela sa nakikita ng kanyang mga mata. Kumunot ang noon ng lalaki. Excuse me? How did you know my name? Are you the owner of this place? Magalang at kalmadong tanong ng lalaki na may mukha ng asawa niyang si Ivan. Totoo ba ang nakikita niya? O namamalik mata lamang siya? Buhay nga ba talaga si Ivan? Si Ivan nga ba talaga ang nasa harap ni Angela at buhay na kinakausap siya? Makukulong na naman ba siya sa takot? Hindi maalis sa isip ni Angela ang mukha ni Ivan na makita nito sa brunch kahapon. Sigurado siya na si Ivan ang lalaking iyon. Bagaman may kakaiba sa ugali nito, ay sigurado si Angela na ang asawa niya ito. May kakaiba lang sa ibang features nito sa mukha pero maipapaliwanag iyon ng aksidente na nangyari dito isang taon na ang nakalilipas. Ang ipinagtataka lamang niya ay bakit hindi siya nito naaalala. Aidan ang pangalan nito at hindi Ivan. Nasala sa pagkakarinig nito nung tawagin niya ito sa pangalan ng asawa. Isa itong Montemayor at ayon sa pagsasaliksik niya ay isang kilalang pamilya ang mga Montemayor. Bakit pareho ang mukha ng Aidan na iyon sa asawa niya? Posible kaya na ito si Ivan na nawalan lamang ng alaala? Kailangang malaman ito ng mga Salazar. Agad na tinawagan ni Angela ang pinakamalapit sa kanya na Salazar, si Dazzle na kakambal ni Ivan. Sigurado ka ba sa nakita mo, Angela? Baka namamalikmata ka lang dahil isang taon nang wala si Ivan. Dazzle won't believe her. Akala nito ay gumagawa lamang si Angela ng kwento. Sigurado ako sa nakita ko, Dazzle. Kamukha siya ng kapatid mo. Pwede mo siyang paimbestigahan kung gusto mo pero sigurado ako na si Ivan ang nakita ko. Kung nakita mo siya at nakausap, dapat nakilala ka niya, Angela. He's obsessed with you, remember? Iyon din ang pinupunto ng isip niya. Kung si Ivan nga iyon, dapat naaalala siya nito. Naaksidente siya, kaya malamang nawalan siya ng memorya dahil sa aksidente. Pwede namang mangyari yun, diba? Nakumbinsi ni Angela si Dazzle tungkol sa pagiging buhay ni Ivan. Pwede talagang mangyari yun pero hindi pa tayo sigurado. Sasabihin ko kay Dad yung nakita mo para may magawa tayo kung si Ivan nga talaga. Tatawagan kita kung may balita tayo tungkol sa kanya. Ibinaba na ni Dad silang tawag. Angela was left hanging, still thinking about the man she saw. If it was really Ivan, does it mean that her husband is back? Titira na naman ba sila sa isang bahay? Naputol ang pag-iisip ni Angela nang may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Nasa brunch siya ngayon na hindi naman dapat. Sa main kasi siya lagi nag-i-stay. Pero ngayon, narito siya dahil sa lalaking kamukha ni Ivan. Ano ba Claire? Tanong ni Angela nang dumating si Claire sa opisina niya. Mom,
Ma'am Angela, nandito po si Mr. Montemayor. Gusto ka raw po niyang makausap? Saglit siyang natigilan bago nakapagsalita. Pakiramdam niya ay lalabas sa dibdib niya ang kanyang puso. Sa sobrang lakas ng tibok nito, kinakabahan na naman siya. Ang kaba na katulad ng nararamdaman niya noon sa tuwing nagagalit si Ivan. Prepare him a coffee. Susunod na ako. Sumunod naman agad si Claire sa sinabi niya habang siya ay naiwan at pilit na pinapakalma ang sarili. Lumabas na din siya makanipas ang ilang minuto. Habang naglalakad, ay nakapako ang tingin niya sa lalaking nakaupo at humihigop ng kape habang nakatingin sa malayo. Ivan was like that when he was thinking about something. Malayo ang tingin at malalim ang iniisip. Mr. Montemayor, pinutol siya ni Angela. Angela smiled at him. Ivan offered her a seat. Na makaupo si Angela, ay agad niyang tinitigan ang lalaking nasa harapan. Pareho ang mata nito kay Ivan, ganoon din ang ilong at hugis ng mukha. Ang pinagkaiba nila ay ang hugis ng labi nito na makapal kumpara kay Ivan at mas mapula. Iba rin ang kulay ng mata nito kay Ivan. Ivan has a caramel brown eyes, while the man in front of her has bluish green eyes. He does look like Ivan. May kamukha ba ako sa kakilala mo, Mrs. Salazar? The man asked her. Magalang ito kumpara kay Ivan. Oo, kung sa bagay, kamukha mo nga ang asawa ko na namatay noong isang taon dahil sa pagbagsak ng eroplano habang papunta siya sa Cebu. Napatingin si Aidan kay Angela nang may nakapukaw sa kanyang interes sa sinabi nito. Sinabi mo bang na-aksidente ang asawa mo habang patungo siya ng Cebu? Pag-uulit ni Aidan sa sinabi ni Angela. Oo, that anniversary niya last month. Ang pangalan niya ba ay Ivan? Natigilan si Angela sa sinabi ni Aidan. How did Aidan knew her husband's name? Paano mo nalaman ang pangalan niya? Kilala mo ba siya? Magkasunod na tanong ni Angela rito. Tama nga kaya ang hinala niya na ito ang asawa niya? Hindi niya alam kung ano ang ipagdarasal. Ang sana ito ang asawa niya at buhay ito. O sana hindi ito ang asawa niya dahil ayaw na niyang makulong sa obsession nito. Yun ang pangalan na nakasulat sa gamit na kasama ko sa Cebu. Hindi nila alam ang nangyari sa akin ngunit na makita nila ako ay nasa kritikal ang lagay ko kaya dinala nila ako sa ospital. Doon ko ginugol ang halos ilang buwan ng pagpapagaling. 2 buwan ang nakakalipas ay may mga taong pumunta sa akin at sinabi na hindi ako si Ivan Salazar. Ang pangalan ko ay Aidan Montemayor at naaksidente ang yate na sinasakyan ko sa gitna ng karagatan habang patungo ako sa isang event sa Cebu. Hanggang ngayon ay hindi ko alam ang tunay na pangyayari dahil hindi pa rin bumabalik ang aking alaala. Nang makita ng mga tao sa pangpang ng isang barangay, yun lang ang sabi nila sa akin. Mahabang pahayag ni Aidan. Anong ginagawa mo dito sa Quezon City kung ikaw si Aidan Montemayor? Angela wanted to know if he is really Ivan. Tumakas ako sa mga taong nagbabantay sa akin at nagsasabi na ako si Aidan Montemayor. Hindi ko alam kung sino ako at hindi ko pwedeng tanggapin na lang ang sinasabi ng mga tao kung sino ako. Paano kung ako pala si Ivan at hindi si Aidan? At kung ako nga si Aidan, bakit nasa akin ang mukha ni Ivan na asawa mo? Naguguluhan ako. Napahawak sa ulo si Aidan nang sumasakit ito. Nang banggitin mo kahapon ang pangalan ni Ivan, alam kong malaki ang maitutulong mo sa pagbalik ng alaala ko. Kung hindi ako si Ivan, hindi ko maaalala ang kahit na anong sasabihin mo tungkol sa kanya. Nag-alinlangan si Angela sa sinabi ni Aidan. Kung hindi siya nagkakamali, ang gusto nitong mangyari ay tulungan niya ito na maibalik ang alaala nito. Ibig sabihin, hindi ito sigurado kung ito nga si Ivan. Should Angela help him? Paano kung bumalik ang alaala nito bilang si Ivan? Babalik din kaya ang ugali nito at ang pananakit nito kapag may hindi nagustuhang bagay? Sa kagustuhan na makatulong at malaman ng tunay na pagkatao ng lalaking kamukha ni Ivan, pumayag na si Angela na tulungan. Bumalik ang alaala ni Aidan na pagpasyahan nilang magsimula sa pamilya ni Ivan. Tito,
Siya po ang tinutukoy ko na kamukha ni Ivan. The only thing is, wala po siyang maalala. He asked for my help para bumalik ang kanyang alaala. Dinala ni Angela si Aidan sa pamilya ni Ivan, kung saan ang mga magulang ni Ivan ang humarap sa kanya. Habang nililibang ni Mrs. Luzel Salazar si Aidan, sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga pictures ni Ivan mula pagkabata, ay nag-uusap naman sina Angela at Mr. Daniel Salazar sa di kalayuan. Sinabi mo na may mga taong kumukup sa kanya at sinabing siya si Aidan Montemayor, di ba? Tumango si Angela. Sa mga nakalap na impormasyon ng mga tao ko, nawala din ang isang anak ng mga Montemayor sa parehong araw ng aksidente ni Ivan. Pwedeng siya si Aidan. Pwede din na siya si Ivan. Hindi natin pwedeng buhayin nang basta si Ivan sa sino mang tao na magpakita sa atin. Hindi kumbinsido ang ama ni Ivan na anak niya ang lalaking kasama ni Angela. Pero tama ang ginawa mo na dinala mo siya rito. In that way, we can get a sample for DNA testing. Hindi po ba kayo naniniwala na siya si Ivan? Karamihan po ng mga gamit na kasama niya ay kay Ivan. He even have our wedding ring. Angela convinced Ivan's father. Hindi natin pwedeng pagkatiwalaan ng kahit na sino, Angela. Kahit pa kamukha pa ito ni Ivan. Namimiss ko din si Ivan, katulad mo. Pero we should be more careful. Angela noticed the uneasiness in Mr. Daniel's voice. May alam ito na hindi masabi kay Angela o ayaw talagang sabihin sa dalaga. Anong ibig ninyong sabihin, Tito? Angela queried. Ibang kutob ko sa lalaking yan. Ivan's father pointed at Aidan, who was looking at them. I know my son, Angela. I can't find my son in him. Angela creased her brows at Ivan's father. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito o kung anong ibig sabihin nito. Hindi siya si Ivan? Yun ba ang ibig mong sabihin, Tito? Hiniling ni Angela na linawin ang mga bagay-bagay sa ama ni Ivan. I still don't know, Angela, pero hanggat hindi pa natin nalalaman kung siya nga si Ivan, kailangan natin siyang pakisamahan. Angela just nodded as she looked at Aidan. He was walking towards them. Napakaamo ng mukha. Na ibang iba sa Ivan na kilala niya. Tila ito ang anghel na bersyon ni Ivan. Wala sa mukha nito ang galit at puot na lagi nakikita ni Angela kay Ivan. Natagpuan na lamang niya ang sarili na nakangiti sa papalapit na lalaki. May naalala ka ba sa mga pictures na pinakita ni Tita Luzel? Tanong ni Angela rito na makalapit sa kanilang ama ni Ivan. Umiling si Aidan. Wala akong maalala. Kahit pilitin ko ang isip ko na alalahanin ang lahat, ay wala akong maalala. Kahit kaunti, sumasakit lang ang ulo ko. Sinapo ni Aidan ang sentido na wari kumikirot. Napabuntong hininga si Angela. Paano niya ba matutulungan ang asawa na maalala ang lahat? Huwag mong pilitin ang sarili mo, Ivan. Maaalala mo rin ang lahat. Tinapik ng ama ni Ivan ang balikat ni Aidan. Medyo boring ang iyong childhood, kaya siguro hindi mo naaalala. Maybe your memories with your wife, Angela, will help you. Alam ni Angela na sinasakyan lamang ng ama ni Ivan ang pagkawala ng alaala ni Aidan. Napalingon naman si Aidan kay Angela. Si Angela naman ay nag-aalangan ng umiti. You were my wife? Tanong ni Aidan kay Angela. Yes, I am your wife. Hindi ko ba yun nasabi sa iyo kahapon? Saglit na nag-isip si Aidan saka tumango. Oo nga pala, nasabi mo na asawa mo si Ivan. And you are Ivan, so that makes me your wife. Tumango si Aidan at inilibot ang tingin sa buong kabahayan. Lumaki ba si Ivan sa lugar na ito? Tanong ni Aidan habang iniiskan ang lugar. Hindi. Karamihan sa iyong pagkabata ay ginugol sa Switzerland. Lumaki ka sa Switzerland tulad ng iba mong kapatid. Sinabi ni Ginoong Daniel Salazar. Gusto mo bang pumunta doon? Kung makakatulong yun para may maalala ako, susubukan ko po. Aidan looked at Angela with a hopeless eyes. Hindi naman maintindihan ni Angela kung ano nararamdaman. Hindi siya ganoon tingnan ni Ivan. There was something in Aidan's gaze that made Angela's heart beat irregularly. Angela saw the loneliness in Aidan's eyes. Tutulungan kita, Ivan. Aidan, binigyan siya ni Angela ng assurance sa pamamagitan ng paghawak sa mga kamay ni Aidan. Thank you.
Nabawasan ang pag-aalala ni Aiden sa sinabi ni Angela. Napangiti si Angela nang lumiwalag ang mukha ni Aiden para itong nabunutan ang tinig sa pagtulong nito. Pagkagaling sa mansyon ng Salazar, ay dumiretso sina Angela at Aiden sa bahay nila ni Ivan. Kaninong bahay to? Usisa ni Aiden ang buksan ni Angela ang pinto gamit ang susi na iniwan sa kanya ni Ivan. Bahay natin to. Talaga ba? Angel went inside and waited for Aiden to come. Aiden stopped inside the house. Inilibot nito ang tingin sa loob ng kabahayan. The house has a simple interior. Angela didn't like the inside of the house. Ako ba ang pumili ng interior ng bahay na ito o ikaw? Tumingin si Angela kay Ivan at binigyan ito ng isang matamis na ngiti. You bought this for Pauline. Lahat ng bagay dito ay pinapersonalize mo para kay Pauline. Angela said honestly. Pauline? May mga butil ng alaala na nakita si Aiden sa kanyang isipan. Naaalala mo si Pauline? Angela asked. Pain was visible in Angela's eyes. Si Pauline naaalala nito pero siya ay hindi. Bakit pa siya nasasaktan? Hindi naman niya mahal si Ivan. Wala nga siyang nararamdamang pagmamahal kahit kaunti para rito. She hates him. Pero bakit siya nasasaktan ngayon? Hindi ko alam pero may imahe ng babae akong nakita sa alaala ko nang banggitin mo ang pangalang Pauline. Sino ba si Pauline? Muling tanong ni Aiden. Ayaw na sana ni Angela na banggitin ang tungkol kay Pauline ngunit kung ito lang ang paraan para bumalik ang alaala ni Aiden, ay gagawin niya. Si Pauline ang babaeng minahal mo ng sobra. Angela said, it didn't hurt her when she ceased not looking at Aiden. Hindi masakit kapag inaalala niya lamang si Ivan noong nabubuhay pa ito. Pero kapag tinitingnan niya si Aiden, pakiramdam niya ay ang Ivan na pinapangarap niya ang nasa harapan niya. Ang Ivan na mamahalin niya kung nagkataon. Ngunit ibang Ivan na nakilala niya. Kung pwede lang na hindi na bumalik ang alaala ni Aiden, mas mabuti sana. Hindi ba ikaw ang asawa ko? Bakit si Pauline ang babaeng minahal ko? Pinikot mo ba ako? Magkakasunod na tanong ni Aiden na naguluhan sa sinabi ni Angela. Tumawa si Angela kahit hindi pa biro. To answer all your questions, yes, I am your wife. But Pauline is the love of your life. At hindi kita pinikot dahil ako ang pinikot mo para pakasalan ka. Malungkot na tiningnan ni Angela ang lalaki. Naawa siya rito dahil wala ito ni isang maalala sa nakaraan nito. Hindi mo nga siguro maalala ang ginawa ni Pauline pero mas okay na rin siguro yun para hindi ka na masaktan at hindi na bumalik ang dating ikaw, Aiden. Dating ako? Ano ba ang dating ako ay Angela? Kumabog ang dindin ni Angela nang tawagin siya ni Aiden kung paano siya tawagin ni Ivan. Angela ang tawag sa kanya noon ni Ivan. Ibang-iba ka sa Ivan na nakilala ko noon. Sana nga hindi na lang bumalik ang alaala mo para hindi na din bumalik ang dating ikaw. Pero napakasama ko naman kung hindi kita tutulungan maibalik ang alaala mo. Napabuntong hininga na lamang si Angela dahil wala siyang magawa sa katotohanan na babalik at babalik sa pagiging bayolenta si Ivan na kapag naalala na nito ang lahat. Gusto kita na wala kang maalala kaysa ang naaalala mo ang lahat. Angela said loudly that brought confusion to Aiden. Mababago pa kaya niya ang bayolenteng ugali ni Ivan? Natatakot kasi siya na baka kung kailan nahulog na ang loob niya sa Ivan na mabait at kalmado, ay saka naman babalik ang Ivan na papanakita at bayolente. She's afraid to fall. It was hard for Angela to stay with a man who doesn't remember her. Pero pinangako niya na tutulungan niya si Aiden na makaalala kaya hindi dapat siya sumuko. Angela, ang hilaw mong asawa ay nariyan na. Napalingon si Angela sa ate Lizel niya na nakatingin sa labas ng restaurant nila kung saan huminto at nagpark ang isang kotse. Kilala niya ang kotseng iyon. It was Aiden wearing his usual good-looking face. Habang tumatagal ay ibang tao ang nakikita niya rito. Hindi na si Ivan ang nakikita niya kundi ibang tao na kamukha ni Ivan. Malapit na niyang isipin na tama ang ama ni Ivan. Kahapon lang
ay hiningi sa kanya ng ama ni Ivan ang baso na ginamit ni Aidan para sa DNA testing. Nagdududa talaga mga ito sa pagkatao ng lalaking kamukha ng anak nila. Hindi masisisi ni Angela ang mga Salazar dahil isang taon na nga naman natanggap na ng mga ito na wala si Ivan. Tapos ngayon, biglang magpapakita ang lalaking kamukha nito at walang maalala? Maraming nangyari sa pamilya Salazar para magtiwala ng basta-basta sa mga kung sino-sinong tao. Hindi mo ba sasalubungin ang asawa mo? Muling tanong ng ate ni Angela. Alam mo, kung hindi ko kilala si totoong Ivan, iisipin ko na napakaswerte mo sa asawa mo dahil maliban sa gwapo na at mayaman ay napakabait pa. Pinagmasdan nila magkapatid si Aida na may kinuha sa backseat ng kotse. Ganoon na lamang ang kilig at pamumulan niya na makita kung ano ang kinuha ng lalaki mula sa backseat. What the? Angela, flowers and chocolates from your husband. Lizel's ear-splitting voice echoed in her ears. Hindi talaga ako naniniwala na si Ivan yan. Ivan won't do such sweet thing on you, dear sister. Sang-ayon si Angela sa sinabi ng kapatid. Ivan gave her flowers but not personally. Lagi nitong pinapadala sa personal assistant nito ang mga flowers and chocolates na binibigay nito na may kasama pang threat kapag hindi niya tinanggap. Tumigil kang ha dyan, ate. Hindi naman talaga natin alam kung siya ba talaga si Ivan o hindi. Wala kang maalala yung tao, di ba? Sabi na lamang niya upang itago ang kilig na nararamdaman. Napapangiti siya na ewan habang pasulyap-sulyap sa lalaking naglalakad na papasok sa restaurant. Hindi maintindihan ni Angela pero natataranta siya. Pakiramdam niya ay isa siyang teenager na napansin ng crush niya. Paano kung siya nga si Ivan at nainlove ko sa kanya tapos bumalik yung alaala niya at bumalik din ang dating siya? Would you still love him? Nalungkot bigla si Angela sa tanong ng kapatid. Yan din ang iniisip ko at kinakatakot ko, ate. Kaya minsan, pinagdarasal ko na sana hindi siya si Ivan. Alam kong mali pero sana hindi siya ang asawa ko. I can't love and unlove a man easily. Napatawid siya ng upo nang tumunog ang bell ng pinto ng restaurant. Senyales na may pumasok at alam ni Angela na si Aidan yon. Angela stood up unconsciously and looked at her reflection in the desk mirror of her sister. Maganda ka, sis! Huwag na magpaganda! Pinandilata ni Angela ng mata ang kapatid sa biro nito. Ilang sandali pa ay nasa harap na niya si Aidan at inaabot sa kanya bulaklak at chocolates. Para siyang maiihi sa sobrang kilig, pinipigil lamang niya na mapangiti dahil baka kung ano ang isipin nito sa kanya. Pigilin mo pa, Angela! Para saan ito? Tanong ni Angela tinanggap ang bulaklak at tsokolate. Lihim na napangiti si Angela habang inaamoy ang bulaklak. It was her favorite flower, tulips and roses. Para sa pagtsatsaga na matulungan akong maibalik ang alaala ko. Besides, ito naman di ba ang ginagawa ng isang asawa? Ang pasayahin ang kanyang asawa sa pamamagitan ng mga bulaklak na paborito nito. Tili ng kapatid ni Angela. Pinandilata naman ni Angela ito habang hindi mapalis ang ngiti sa labi. Pakiramdam ni Angela ay may isang dosenang paru-paro ang kumikiliti sa tiyan niya. Hindi mo naman kailangan gawin to, Aidan. Bakit naman? Bumalot ang pagtataka sa mukha ng lalaki. Hindi kasi ako sanay sa ganito. Hindi mo naman ito ginagawa dati. May lungkot na wika ni Angela. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Aidan sa sinabi niya kaya agad niyang binawi ang mga sinabi. Pero salamat pa rin dahil naalala mo ang paborito kong bulaklak. Mukhang may improvement ang catching up natin sa memories mo. Nakangiting wika ni Angela ngunit hindi nito nabago ang ekspresyon ng mukha ni Aidan. Kaya iniba na lamang niya ang topic. Gusto mo bang magtungo kay Pauline? Simula kasi na mabanggit ni Angela si Pauline kay Aidan, ay hindi na nito tinantana ng dalaga sa kakatanong kung sino si Pauline sa buhay ni Ivan. Okay lang ba sa'yo na puntahan natin siya? Sabi mo, siya ang babaeng pinakamamahal ko. Hindi ka ba nagsaselos? Angela chuckled as she grabbed her purse. Halika na! Hinila ni Angela ang kamay ni Aidan papalabas ng silid. Hinila niya ito hanggang sa kotse nito. Si Angela ang pumwesto sa driver's seat at pinasakay naman ito si Aidan sa tabi nito.
Ako na magmamaneho para mabilis tayo makapunta kay Pauline. Wika ni Angela sa kapin na andar ang kotse at nagmaneho. Si Aida naman ay nakakunot lamang ang noo na nakatingin kay Angela. Hindi mo siguro talaga ako mahal bilang asawa mo. Maya-maya ay wika ni Aidan. Napatingin naman si Angela rito. Bakit mo naman nasabi yan? Eh, kasi hinahayaan mo ko na makita si Pauline? Kung mahal mo ko at ikaw ang asawa ko, hindi mo dapat ako hinahayaan na makita ang ibang babae. Mahinang natawa si Angela sa sinabi ni Aidan, lalo namang nagtaka ito sa naging reaksyon niya. Malapit ko nang isipin na hindi naman talaga tayo mag-asawa. Nakanguso na tura ni Aidan na mas ikinatawa ni Angela. Malalaman mo mamaya kung bakit okay lang sa akin na magkita kayo ni Pauline kapag nakarating na tayo sa ating pupuntahan. Wika ni Angela na hindi pa din nawawala ang pilyang ngiti sa labi. Natatawa talaga siya sa mga naiisip na lalaking kamukha ng kanyang asawa. Hindi na umimik pa si Aidan sa halip ay itinuo na lamang ang pansin sa dinaraanan nila. Hindi na din nagsalita pa si Angela hanggang sa marating nila ang lugar kung nasaan si Pauline. Bakit tayo nasa sementeryo? Naguguluhang tanong ni Aidan kay Angela. Para bisitahin si Pauline. Kaswal na tugon ni Angela. Nakita naman ni Angela ang gulat sa mukha ng kasama. Inaasahan na niya ito ang magiging reaksyon ni Aidan dahil hindi nga nito naaalala ang kahit na ano tungkol sa nakaraan nito. Dito nakatira ang babaeng pinakamamahal ko? Sepulturero ba si Pauline? Nagkagusto ako sa sepulturero? Paniniguro ni Aidan sa sinabi niya. Angela chuckled. Napakunot naman ang noo ni Aidan. Yes and no. Natatawang pinatay ni Angela ang makina. Let's go! Bumaba si Angela ng sasakyan. Sumunod naman agad si Aidan na nagtataka pa rin kung bakit sila naroon. Seryoso ka ba na nandito si Pauline? Tanong ni Aidan habang naglalakad sila. Sumeryoso naman ang natatawang mukha ni Angela. Huminto siya sa tapat ng isang puntod. Yes. Sagot ni Angela sa tanong ni Aidan. Sinundan ni Aidan ang tinitingnan ni Angela at doon ito naliwanagan. Binasa ni Aidan ang pangalan na nakaukit sa lapida. Maria Pauline D. Gonzalez. He read out loud. Died December 20, 2017. Pauline is dead? Angela nodded. Halos hindi naman makapaniwala si Aidan sa nalaman. Kung patay na si Pauline, sino ang buhay na Pauline sa alaala niya? Napuno ng tanong ang isipan ni Aidan habang nakatitig sa lapida ni Pauline. Sino ka ba, Pauline? How did she die? Aidan asked a minute after he found out about Pauline. She died in a car accident but the police said that it was a suicide. Hinintay ni Angela magiging reaksyon ni Aidan. Hindi ito nagulat sa sinabi niya, sa halip ay napakunot ang noo nito. Paanong naging suicide? Muli nitong tanong. Iyon din ang naging katanungan ni Angela nang malaman niya ang nangyari kay Pauline. Paano naging suicide ang isang car accident? Sa autopsy, lumabas na overdose sa sleeping pills sa Pauline. Ibig sabihin, uminom ito ng maraming sleeping pills habang nagmamaneho, kaya na-aksidente. Iyon ang nalaman ni Angela sa mga pulis na nag-imbestiga sa aksidente. Bakit naman siya nagpakamatay? Angela didn't respond. Nakatingin lamang siya sa lapida ni Pauline na tila ay nasa harapan lamang niya ang babae. Kahit siya ay nagtatanong kung bakit nagpakamatay si Pauline, ang alam niya ay nagpakamatay ito dahil sa sobrang stricto ni Ivan pero hindi siya kumbensido na iyon lamang ang dahilan. Napakababaw na dahilan para kitilin ito ang sariling buhay. Sabi nga nila, "Too much love will kill you." Tinalikuran ni Angela ang puntod at humarap kay Aidan. Nasakal siya sa sobrang mong pagmamahal. Hindi nakahuma si Aidan sa sinabi ni Angela. Natigilan ito at tila nag-iisip. Anong klaseng tao ba ako, Angela? Naguguluhan na kasi ako. Sa mga alaala na sinasabi mo kasi parang ang sama kong tao. Nabalot na lungkot ang mukha ni Aidan. Angela was supposed to be happy that Ivan can remember anything, pero bakit naaawa siya rito ngayon? Kung ako ang tatanungin mo,
Nung makilala kita, hindi na talaga kita gusto. Your family said that you were obsessed with me because I looked like Pauline. Malaki ang naging epekto ni Pauline sa buhay mo. Your twin sister said that you became violent when you met Pauline. Naging mapanakit ka at mainitin ang ulo nang hindi nila alam kung bakit. Ang tanging alam lang nila ay binago ka ni Pauline. She made you a monster. Pahayag ni Angela. Kung ganoon, anong klaseng tao? Bakit pinakasalan mo ko? Angela smiled but didn't reach her eyes. Ayaw niyang saktan ang damdamin ni Ivan na hindi makaalala. You bought my family kaya wala akong nagawa kundi magpakasal sa'yo. I really hate you, Aidan. That's the truth. Kung ako nga ang tatanungin, ayoko nang bumalik ang alaala mo para hindi ka na bumalik sa dating mapanakit na tao. Tinignan ni Angela sa mga mata si Aidan. Pero ayoko namang maging selfish. You deserve to remember everything kaya kahit natatakot akong bumalik ang dating ikaw, ay tinutulungan pa rin kita. Umiwas na tingin si Angela nang maalala ang huling mga salita ni Ivan sa kanya. Naaalala ko pa nga mga huling sinabi mo bago ka na aksidente. Sabi mo, magsisimula tayo ulit. Wala nang Pauline at hindi ka na mananakit. Pinanghawakan ko yon dahil umasa ako na baka sakaling magkakaroon ng chance ang pagpapakasal natin kaysa naman maghiwalay tayo. Pero ngayon, hindi ko alam kung ano pa ba ang panghahawakan ko. Angela looked at him again. Natatakot ako na masanay sa kabaitan na pinapakita mo ngayon at kapag bumalik na ang alaala mo ay bumalik din ang dating ikaw. Sa mga narinig ko, parang ayoko nang bumalik pa ang alaala ko. Hindi ko matanggap na ang dating ako ay sinaktan ng babaeng katulad mo, Angela. Angela felt special with his words. The treatment she had been longing for from Ivan was given to her by Aidan. Isang estranghero na walang maalala ang nagpaparamdam nito sa kanya na dapat ay asawa niya ang gumagawa. Babalik at babalik ang alaala mo at maaalala mo ang lahat. Nasa sa iyo na kung ibabalik mo ang dati mong ugali. Angela left him after saying those words. Aidan, on the other hand, stayed for a while in front of Pauline's grave. Nakatitig lamang ito sa lapida at malalim ang iniisip. He has been thinking about the flashes of memories he had seen lately. Nakita niya ang isang babaeng sa kanyang alaala. Kamukha ito ng puli na nasa puntod sa harapan niya. Ang babaeng nasa alaala niya ay galit sa kanya at tila sinisigawan siya. Maliban sa malabong alaala na iyon, ay wala na siyang ibang maalala. Pilit niyang pinahanap sa alaala ang mukha ni Angela na sinasabing asawa niya. Kung totoong siya nga si Ivan at asawa niya si Angela, napakatanga niya naman para itrato ng hindi maganda ang babaeng tulad nito. Napakaamo ng napakagandang mukha nito na mas lalong nakakabighani kapag gumingiti. Nagtataka siya kung bakit kahit anong pilit niyang alalahanin ng asawa ay hindi niya magawa. Minsan, napapaisip na siya kung siya ba talaga ang asawa na tinutukoy nito. Sinabi ni Angela na kamukha niya ang asawa nito, ngunit magkaiba sila ng kulay ng mata at hugis ng labi. Siya ba talaga si Ivan Salazar? Paano kung hindi siya si Ivan? Paano niya pipigilan ang nararamdaman para kay Angela? Nagtungo sina Angela at Aidan sa kondo na tinutuluyan ng lalaki pagkagaling sa puntod ni Pauline. Nais makita ni Angela ang mga gamit na tinutukoy ni Aidan na kasama nito na makita ito ng mga tao sa dalampasigan. Inilapag ni Aidan sa harap niya ang isang damit, jacket at backpack na may nakaburda na salitang Salazar. Iyan ang mga gamit na nakita ng mga tao na kasama ko. Iyan lamang ang naging basehan ko ng ilang buwan sa aking pagkatao hanggang sa may mga taong kumuha sa akin at sinabing ako si Aidan Montemayor. Hinawakan ni Angela ang mga gamit. Iyon ang ilan sa mga gamit na inimpake ni Ivan nang gabing umalis ito patungong Cebu. Kay Ivan nga ang mga ito. Umahon mula sa kinauupuan si Angela at lumapit kay Aidan. Hinapos niya ang pisngi ng lalaki at tumingin sa mga mata nito. Kung ikaw nga ang asawa ko, sana huwag na bumalik ang alaala mo. Mas gusto ko na ganito ka. Malungkot na napabuntong hininga si Angela, saka tinalakuran si Aidan. Alam niya na imposible ang hinihiling niya. Hindi naman siya agad nakagalaw na may mga braso na yumakap sa likuran niya. Ayoko na rin bumalik ang alaala. Kung dati ako ay kinamumuhian mo, I want to be the husband that you deserve, Angela.
Natigilan at hindi kaagad nakaimik si Angela. She's trying to digest what he just said. His words made her heart beat fast for the first time. Did the Ivan with no memory made her heart race for the first time? Ito na ba ang kinatatakutan niya? Ang mahulog ang loob niya sa lalaking kamukha ng asawa niya, ngunit walang maalala. I like you, my wife. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Angela sa sinabi ni Aidan. Unti-unti ay lumuwag ang pagkakayakap nito sa kanya at inikot siya upang magkaharap silang dalawa. Let's start over again, Angela. Hayaan mo akong itama ang lahat ng pagkakamali ko noon. Hindi alam ni Angela ang sasabihin dahil sa tibok ng kanyang puso, she can hear how happy her heart is. Aidan? Usal ni Angela nang unti-unting lumapit ang mukha ni Aidan sa mukha niya. Alam ni Angela ang sunod na mangyayari. Alam niyang mali ito ngunit wala siyang lakas na loob para pigilan ang nararamdaman na kasiyahan ng puso. Alam niyang mali ang mahulog ang loob niya sa taong hindi niya pa sigurado kung asawa ba talaga niya. And it's too late to step back when their lips met. Napapikit siya na maglap. At ang kanilang mga labi, it was not a simple kiss. When Aidan made it deeper, nagpaubaya naman si Angela nang hapitin siya ni Aidan palapit rito. Ramdam niya ang init ng katawan nito. It was not her first kiss. Ivan kissed her on their wedding, a kiss that she considered a kiss of a devil. Pero iba ang naramdaman niya ngayon na maglapat ang labi nila ni Aidan. His kiss brought butterflies in her stomach. Nakapikit pa rin siya na maghiwalay ang kanilang mga labi. Let's make new memories together, Angela. Nagmulat si Angela ng mga mata. Sumalubong sa kanyang nakangiting mukha ng asawa ngunit sa pagkakataong ito ay wala na ang inis na nararamdaman niya rito dati. Have I fallen for this stranger? Tanong ng isip niya. Can we? Ulit nito. Angela finally smiled. Isang tunay ng ngiti na huli niyang nagawa bago niya makilala si Aidan. Yes, let's make more memories together, Aidan. Nakangiti niyang wika. Agad siyang niyakap ng asawa at muling ginawaran ng halik sa labi, saka muling kinulong sa mga bisig nito. Sa kabila ng kanyang kasiyahan ay may bumabagabag sa isipan ni Angela. Bakit pakiramdam ko may niloloko akong tao? Ito ang katanungang paulit-ulit na gumugulo sa isip niya. Nang araw ding iyon ay napagdesisyonan ni na Angela at Aidan na sa bahay na tinutuluyan nito siya tumira. Since they'll be making new memories together, no more anger management issues and no more physical pain. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Angela? Hindi pa tayo sigurado kung siya nga bang asawa mo. Wala siyang maalala na kahit na ano tungkol sa'yo. Sinabi ni Angela sa kanyang ate ang desisyon niyang mag-asawa, kaya ngayon ay pinapaliwanagan siya nito sa kanilang desisyon. Habang nag-iimpake siya ng ilang gamit ay hindi ito tumigil sa ipaalala sa kanya ang sitwasyon nila ni Aidan. Wala siyang pakialam kung hindi si Ivan ang lalaking kasama niya. If ever her husband is really dead, hindi naman siguro masama ang magmahal ng taong deserving sa pagmamahal niya. At kung si Ivan nga ang lalaking iniibig niya ngayon, ay wala naman sigurong masama na mahalin ang asawa niya sa panahong wala itong maalala. Ate, sinusunod ko lang ang puso ko. Wika niya na maisara ang maleta na may lamang mga gamit niya. What do you mean, Angela? Nahuhulog ka na sa lalaking kamukha ng asawa mo at hindi ka maalala? Tiningnan ni Angela ang kapatid. Mas gugustuhin ko pa na mahalin ang estranghero na kasama ko ngayon kaysa kay Ivan, ate. Kung siya naman si Ivan, mas gugustuhin ko na hindi na bumalik ang alaala niya. Inilapag ni Angela ang maleta sa sahig at inilabas ang hawakan nito. Alam mo kung gaano ko kinamumuhian si Ivan, ate. Alam mo kung ano ang pinagdaanan ko sa kamay niya na kulang na lang ay babuyin niya ako na magagawa na niya sana noong maikasal kami. Tinalikuran niya ang kapatid pagkasabi niyon. Dumiretso siya sa kotse na naghihintay sa kanya sa labas ng bahay. Pinasundo siya ni Aidan sa isa sa mga katiwala nito na hanggang ngayon ay hindi niya alam kung bakit may mga katiwala ito na hindi kilala ng mga Salazar. Pagdating sa bahay ni Aidan, ay napanganga siya sa laki at ganda ng bahay nito. Mas malaki ito sa bahay na binili ni Aidan para kay Pauline na naging bahay nilang mag-asawa.
napapalibutan ang bahay ng mga taong naka-uniforme ng pang-security. Bakit napakaraming security ni Aiden? Tanong ng isip niya habang nakamasid sa mga armadong lalaki sa palibot ng bahay. Hinihintay po kayo ni Master sa loob. Salubong kay Angela ng isang may edad na babae na sa hula niya ay katiwala ng bahay. Kinuha nito sa kanya ang dalang maleta habang may isa pang babae ang giniya siya patungo sa isang silid. Sumunod lamang siya sa babae hanggang marating nila ang isang silid. Nakapinid ang pinto nito kaya't kumatok muna ang babae. Narito na po ang inyong asawa, Master Aiden. Pagkasabi niyo ay biglang bumukas ang pinto. Bumungad kay Angela ang kabuuan ng silid. They went inside but the woman immediately left when she entered the room. Naiwan siya sa loob ng silid. Isa itong opisina kung saan ang lahat ng naroon ay pawang mga mamahaling muebles. The place seems familiar to her. Parang nakita na niya ang silid na iyon. Hindi lang niya maalala kung saan at kailan niya ito nakita. Welcome home, my wife! Napalingon siya sa pinanggagalingan ng pamilyar na tinig na nagmula sa kaliwa niya. It was Aiden wearing his happy and handsome face. Hindi niya napigilan na mapangiti na makita ito. Parang may sariling mga buhay ang kanyang mga paa na tumakbo palapit rito. Hindi niya napigilan ang sarili na yakapin ito. Hindi niya alam kung bakit sobra siyang masaya na makita ito sa pamilyar na lugar na iyon. Na mapagtanto ni Angela ang naging reaksyon na makita si Ivan, ay agad siyang humingi rito ng pasensya at kumala sa pagkakayakap. Pasensya ka na, masyado lang ako natuwa na makita ka. Wika niya habang inaayos ang buhok na tumabingi sa mukha ang nangyakapin niya ang asawa. I'm glad that you're happy. Hinapit siya ni Aiden palapit rito at siniil ng halik ang kanyang mga labi. Tinugon naman niya ang halik ng asawa, ngunit may biglang pumasok sa isip niya. His kisses are familiar, anang utak niya habang magkalapat ang kanilang mga labi. Pakiramdam niya ay matagal na niyang naghagka ng lalaki. Iba ito sa halik ni Ivan na puno ng pagnanasa. Ang halik ng Ivan na kasama niya ngayon ay puno ng pagmamahal. Halik na kilala ng puso niya kaya ito ay laging mabilis ang tibok na tila nangangarera. Napangiti siya na magkahiwalay ang kanilang mga labi. Ipinagsawalang bahala na lamang niya mga naiisip. Baka dala lamang ito na pag-aalala niya sa kalagayan ni Aiden na walang maalala. Nagustuhan mo ba ang bahay na to? Maya-maya ay tanong ni Aiden sa kanya. Aiden waited patiently to Angela's response. Malaking bagay para sa kanya kung nagustuhan ni Angela ang bahay. It only means that he is succeeding in his plans. Pagkatapos na mainit na halik na pinagsaluhan nila ni Angela sa condo, na tinutuluyan niya ay unti-unting bumalik ang lahat ng kanyang alaala. Tama ang kanyang hinala na malaki ang ginagampanan ni Angela sa buhay niya at kailangan niya itong tulungan. Alam ni Aiden na biglaan ang mga desisyon niya na tumira sila sa iisang bahay, lalo na sa kalagayan ni Angela. Alam niyang mahihirapan ito, ngunit ito lamang ang tanging paraan na naiisip niya para matulungan ito. Oo, nagustuhan ko siya. Pakiramdam ko at home ako rito. Muling sumilay ang ngiti sa mga labi ni Angela. Ang ngiti na matagal niyang hindi nasilayan. Ngiti na araw-araw na hinahanap-hanap ni Aiden. Masaya naman siya sa naging tugon nito. Dapat lang na magustuhan nito ang bahay na dahil ito ang puno at dulo ng lahat ng mayroon sa bahay na iyon. I know you'll love the place. Lahat ng narito ay alam kong magugustuhan mo dahil ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Napakunot ang noon ito sa sinabi niya. Agad naman siyang naalarma. Hindi dapat niya biglain si Angela sa mga bagay-bagay. Baka mahirapan itong tanggapin ang lakat kapag ibinigla niya rito ang kanyang itinatagong lihim. What do you mean by that? Nagtataka nitong tanong. Naging mabilis naman ang utak niya sa pag-isip ng palusot rito. Aminado siyang nadulas siya sa sobrang saya na nagustuhan nito ang kabahayan. Ang ibig kong sabihin ay, lahat ng narito ay binili ko para sa iyo, kaya ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. We'll be making new memories together, right? Let's start from here. Napatango si Angela sa sinabi niya. Nakahinga naman siya ng maluwag. Akala niya ay mabubuko na siya sa kanyang sekreto. Thank you for making an effort this time, Ivan. Parang kinurot ang puso niya sa pangalang sinabi ni Angela.
It was supposed to be his name, Aidan, not the name of that man. Mas lalo lamang nabuhay ang galit sa puso niya para sa mga taong may gawa nito kay Angela. Maraming pagbabayaran sa kanya ang babaeng nagpanggap na patay na upang maisakatuparan ang mga plano nito. Magbabayad ka sa mga kasalanan mo, Pauline? Kulang pa ang mga rehas para pagbayaran ang mga kasalanan mo sa asawa ko. Nagising si Angela, nahimig ng awitin na kanyang naririnig. May tumutugtog ng piano at pamilyar sa kanya ang himig ng tinutugtog nito. Sumasabay ang himig sa kanyang utak sa bawat tunog ng piano. Bumangon siya mula sa kinahihigaang kama at hinanap ang pinanggagalingan ng tunog. Bagaman nagtataka kung nasaan si Aidan na katabi niya nang natulog kagabi, ay isinantabi na muna niya ito. She's curious to know who was playing her favorite song on the piano. Sa panaginip niya lamang nakikita na may tumutugtog ng piano na kanyang paboritong awitin. Ngunit ngayon ay totoo na ito. Dinala siya ng mga paa sa isang silid hindi kalayuan sa silid nila ni Aidan. Nakaawang ang pinto ng silid, kaya't bahagya niyang nakikita ang likod ng isang lalaki sa harap ng grand piano. Ito ang tumutugtog ng kanyang paboritong awitin. Napakunot ang noo niya. Nakita na niya sa kanyang panaginip ang lalaking iyon. Is this a dream come true? Naglakad siya palapit sa lalaking tumutugtog. Habang papalapit siya ay palakas naman ng palakas ang tibok ng puso niya. The man was wearing a white shirt and a white pajama. His hair was disheveled, as if he just woke up. Nang makalapit rito ay hindi na siya nagulat na makita si Aidan. Nakapikit ito habang ang mga kamay ay tumutugtog. She loves the song he was playing. It's her favorite song. She just loved that song and she doesn't know why. How did you know this song? Ang tanong ni Angela kay Aidan. Napamulat si Aidan na marinig ang tinig niya. Ngunit tuloy pa rin ang mga kamay nito sa pagtugtog. This is your favorite song. Kaswal na tugon ito sa kangumiti kay Angela. Naupo siya sa bakanteng pwesto sa tabi nito. Yeah, that's my favorite song. But how did you know this? Kahit si Ivan ay hindi alam kung ano ang mga paborito at ayaw ko, pero ikaw? Paano mo nalaman ang mga gusto ko? Napansin kasi ni Angela na halos lahat ng bagay sa bahay na iyon ay angkop sa panlasa niya. Even the curtains and the bed covers were according to her likes. Ang mga gamit sa kusina ay swak din sa kanyang panlasa. Pakiramdam nga niya ginawa ang bahay na iyon para sa kanya. Because I know you more than anyone else in this world, Angela. Napakunot siya sa makahulugan nitong mga salita. Bumalik na ba ang alaala mo, Aidan? Tanong niya rito. Gumiti lamang ito sa kamuling nagtipa sa piano. This time, it was a different song. Ang ipinagtataka niya ay alam niya ang awit na ito as he played the piano. Pictures from her mind flashed before her. What the fuck was those images? Hindi malinaw ang mga imahe sa kanyang isipan, ngunit natitiyak niyang kasama si Ivan sa mga imaheng iyon. If only I could turn back time, hindi ko sana ginawa mga ginawa ko noon. Mas masaya sana tayo, Angela. It's all my fault. Maya-maya ay wika ni Aidan na matapos ito ang pagtugtog sa piano. Naisip ni Angela ang tinutukoy nito siguro ay ang mga ginawa nitong pananakit sa kanya noon. Ang pagtrato nito sa kanya na parang isang bagay na pag-aari nito na pwede nitong gawin ng kahit na ano sa kanya. I know you have your reasons for doing those things, Aidan. You just have to learn how to handle your anger and everything will be alright. Alam niyang may anger management issues ito, kaya hindi nito makontrol ang galit. I wish I had, but there's no valid reason to justify what I did. I am sorry, Angela. Sorry for not being there to protect you. Naging duwag ako. Nagtaka siya sa sinabi nito. Iba ang tinutukoy nito na nagawang kasalanan. It was not about his anger management issues. Iba ang tinutukoy ni Aidan na ipinagtataka niya. Protect me from what, Aidan? Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Tiningnan siya ni Aidan sa mga mata sa kakinulong ang kanyang muka sa mga palad nito. Babawi ako, Angela. Babawi ako sa lahat ng aking mga pagkukulang.
Pagkasabi nito noon ay hinagkan siya nito sa labi at niyakap. Naguguluhan siya pero gumanti pa rin siya ng yakap dito. She felt safer when she's on Aiden's arms. Pakiramdam niya ay walang makakapanakit sa kanya kapag nasa bisig siya ng asawa. Ibang-iba ang pakiramdam na ito noong ang nakakasama niya ay ang Ivan na mapanakit. Sa tingin ko, bumabalik na ang alaala mo, Aiden. Sabi niya habang nakayakap dito. Sana nga bumalik na ang mga alaalang nawala, Angela. Mga salita ni Aiden na alam niyang may ibang ibig sabihin. Hindi lamang niya matukoy kung ano ang nais nitong iparating. Sabay na kumain sina Angela at Aiden ng almusal. Bahagya pang nagulat si Angela na makita ang mga pagkaing ipinaluto ni Aiden sa mga katiwala. Sana magustuhan po ninyo mga iniluto namin, Miss Angela. Wika pa ng isang katulong na naghain ng pagkain sa harap niya. Initian niya ito. Sigurado na magugustuhan ko ang mga to. These are all my favorite. Pinalingan ni Angela si Aiden na tahimik lamang na nakamasid sa kanya. Salamat dito pero nagtataka pa rin ako kung paano mo nalaman ang mga gusto kong pagkain. Sino sa pamilya ko ang kasabot mo rito? Meron ba sa pamilya mo ang gusto na makausap ako para pagtanungan ko ng mga bagay na ito, Angela? Kinunutan niya ito na noo. Ano na naman ba ang ibig sabihin nito? Oo naman. Close kayo ng parents ko, di ba? Kaya nga mabilis mo silang napapayag noon na pakasalan ako. Hindi niya sinasadya na maging sarcastiko kay Aiden. Hindi lamang niya mapigilan ang sarili dahil hanggang ngayon ay ikinasasama pa rin ang loob niya ang ginawa nito at ng magulang niya. Agad din naman niyang binawi ang mga sinabi nang maalala na wala nga pala itong maalala. Pasensya ka na, hindi mo nga pala yun naaalala. Hindi naman ito umimik. Itinuon na lamang nito ang tingin sa pagkain na nasa plato nito. He looks disappointed. Wala itong imik habang kumakain. Siya naman ay hindi mapakali dahil natatakot siya na baka galit ito at saktan siya. Eat comfortably, Angela. Napaupo siya ng tuwid na magsalita ito. Napakalakas ng kabog ng dibdib niya. Naaalala niya kung paano magalit si Ivan at natatakot siya na baka matrigger niya ang hindi maganda nitong behavior kapag galit. Napakislot siya nang hulihin ito ang kamay niya. Nanlalamig ang kamay niya at nanginginig sa takot. I'm sorry, Aiden. Hindi ko sinasadya na sagutin ka ng ganun. Hindi na mauulit. Huwag mo akong sasaktan. Pinipigilan niyang maiyak habang nakikiusap sa asawa. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata nito dahil ayaw niyang makita ang galit sa mga mata nito. I am not mad at you and I won't hurt you if that's bothering you, Angela. Marahan itong pinisilang kamay niya sa kangumiti. Wala siyang nakita na kahit kaunting galit sa mga mata nito nang tingnan niya. I will protect you and will never hurt you. Remember that. Napatango naman siya sa sinabi nito. Unti-unting nawala ang kaba at takot niya rito. Umahon naman ito sa kinauupuan at hinagkan siya sa noo. Aalis muna ako sandali. May tao lang ako nakakausapin. See you at lunch. Umalis ka agad ito pagkasabi noon. Sinundan lang niya ito ng tingin habang papalayo. Hindi naman nakaligtas sa paningin niya ang nakakuyom nitong kamao. Did Aiden control his anger just now? Napangiti siya sa pagbabagong iyon ng asawa. Sana, ito na ang simula ng maganda nilang pagsasama ng mag-asawa. Naisipan ni Angela na libutin ang buong kabahayan habang wala pa si Aiden. She's too curious about the house and its connection to her. Nagsimula siya sa opisina ni Aiden. Tiningnan niya ang bawat cabinet at drawer na naroon but it was all locked. Wala siyang ibang nakita doon maliban sa isang larawan niya. It wasn't her recent picture. It was a photo of her when she was just starting her job in an airlines. Sa larawang iyon ay nakasuot siya ng uniforme ng flight attendant at nakanganti siya sa kumukuha ng litrato. Paano nagkaroon si Aiden ng larawan niya ng mga panahong iyon gayong wala pang 2 taon na kilala niya ang lalaki? Imposible naman na galing iyon sa mga magulang niya o kapatid dahil hindi naman niya binibigyan ng mga ito ng mga larawan niya. Ang ipinagtataka niya ng sobra ay hindi niya maalala kung sino ang kumuha ng litratong iyon. Natatandaan niya ang araw na kinuna ng litratong ngunit hindi niya matandaan kung sino ang kasama niya at kumuha ng litrato. Itatanong niya mamaya kay Aiden ang tungkol doon. Sunod niyang sinuri ang mga aklat na nasa malaking bookshelf. Kumuha siya ng ilang libro
at binasa ang mga pamagat na mga ito. Karamihan sa mga aklat ay tungkol sa pagpapatakbo ng negosyo. Ngunit may isang aklat na nakakuha ng kanyang pansin. Isa iyon sa mga paborito niyang aklat, kaya kinuha niya ito nang may biglang bumukas na pinto sa gilid ng bookshelf. Paano nagkaroon ng pinto dito? Wala naman ito kanina. Ibinalik niya sa dating pwesto ang aklat para pumasok sa silid sa likod ng pinto, ngunit biglang nawala ang pinto nang maibalik niya ang aklat. Doon niya napagtanto na ang aklat ang susi patungo sa silid, kaya't muli niya itong kinuha. She went inside the room at halos malula siya sa dami ng larawan niya na naroon. Mula sa mga portrait niya, mga ipininta mga larawan niya, hanggang sa mga larawan niya sa picture frame. What the hell is this? Hindi makapaniwala niyang tanong sa sarili. Ganito ba ka-obsess sa akin? Si Aidan? Si Ivan? Isa-isa niyang tinignan ang mga larawan. Karamihan sa mga larawan ay matagal ng panahon ng kinunan. Mayroon din doon na larawan niya mula pagkabata hanggang sa siya ay maging dalaga. Miss Angela, ano pong ginagawa niyo rito? Napalingon siya sa nagsalitang lalaki. Kung hindi siya nagkakamali, ay isa ito sa mga pinagkakatiwalaan ni Aidan dito sa bahay. Hindi po kayo dapat pumasok dito sa silid na ito. Kinakabahan itong lumapit sa kanya at kinuha ang hawak niyang larawan. Ibinalik nito sa dating kinalalagyan ang larawan sa kasya, hinila, papalabas ng silid. Sinubukan niyang manlaban, ngunit naisip niya na hindi ito makakatulong para malaman niya ang dahilan kung bakit napakarami niyang larawan sa loob ng silid na iyon. Bakit hindi dapat? This is my husband's house. I have all the right to do anything inside this house. Kahit pa ang pumasok sa silid na iyon, I am Angela Salazar, the wife of your master, Ivan Salazar. Bakit pinagbabawalan mo akong pumasok sa silid na yun? May hindi ba ako dapat makita na nasa silid na yun? Answer me! Ayaw niya sanang pagtaasan ng boses ang lalaki, ngunit ito lang ang naiisip niyang paraan, ang gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang asawa na may-ari ng bahay. Hindi naman po sa pinagbabawalan ko kayo, Miss Angela. Iyon po kasi ang mahigpit na bininin sa amin ni Master Aidan. Nakayokong tugon na lalaki na hindi makatingin ng diretso sa kanya dahil sa takot. Bakit naman ako pagbabawalan ng sarili kong asawa na pumasok sa salid na yun? Angela asked, trying to get an information from the guy. Dahil ayaw po niya. Walton! Hindi na natapos pa ng lalaki ang sasabihin nito dahil sumigaw si Aidan na nasa bukana ng opisina. Bumalik ka na sa pwesto mo! Nakita niya ang takot sa mukha ng lalaki na makita si Aidan. Tumalilis ito palabas ng opisina at bahagyang yumuko nang mapatapat kay Ivan sa katuluyang lumabas. Naiwan silang dalawa ni Aidan sa opisina. Hindi niya alam kung ano ang gagawin na makita ang galit na mukha ni Ivan. Hindi niya maipinta pero kamukha nga ito ni Ivan. Diretso itong nakatingin sa kanya. It was not the usual angry look that Ivan has every time he was monitor. Ang mga tingin ni Ivan ngayon ay kakaiba na hindi mawari ni Angela kung galit ba ito o may malalim na iniisip. Napaatras si Angela nang humakbang ito palapit sa kanya. Ito na naman ang puso niya. Malakas na naman ang kabog dahil sa takot na baka saktan na naman siya ni Aidan. Kung bakit ba naman kasi hindi niya mapigilan ang kuryosidad sa mga bagay sa paligid. She kept on blaming herself while thinking on how to escape. Aidan, I am sorry. Hindi ko sinasadya na pumasok sa kwarto na yun. Para siyang na-corner na pusa nang lumapat ang likod nito sa dingding. She's cornered now. Iilang hakbang na lamang at makakalapit na ng tuluyan si Aidan sa kanya. I was just looking around when... Hindi niya natapos ang sasabihin nang bigla siyang ikulong ni Aidan sa mga bisig nito. Nagulat siya sa ginawa nito kaya hindi siya agad nakapagsalita. Hindi niya inaasahan ang ginawa nito. Ang akala niya ay pagbubuhatan na naman siya nito ng kamay na katulad ng lagi nitong ginagawa sa tuwing nagkakamali siya. It's alright, my wife. I am not mad. Masinigpatan pa nito ang pagkakayakap sa kanya. Relax now, hindi kita sasaktan. Nakahinga siya ng maluwag sa sinabi nito. Unti-unti ay kumalma ang puso niya. Nang pakawalan siya nito ay tiningnan niya ang mga mata nito. Hindi niya makita rito ang Ivan na nakilala niya isang taon na ang nakalilipas. Ang Ivan na nagbigay ng takot sa puso niya. Ang Ivan na kinamumuhian niya. Ang Ivan isinusumpa niya.
All she can see now is a man who looks like her husband, but not her husband. Sino ka ba talaga? Are you really my husband? Tanong niya rito. Naguguluhan na kasi siya sa tuwing nakikita niya ito ay iba ang lalaki ang naiisip niya at hindi ang asawang si Ivan. I'm not. Tanging tugon nito na mas lalong nagpagulo sa isipan niya. Who are you then? Ngumiti lamang ito sa kahinawakan na kanyang kamay at hinila siya patungo sa lihim na silid. Isinara ni Aidan ang pinto sa likod nila na makapasok sila sa silid. Naiinis siya rito dahil hindi nito sinasagot ang tanong niya. Kung hindi ikaw ang asawa ko, sino ka? Answer my question, Aidan. She scoffed. I don't even know if you are Ivan. Sa halip sa sumagot ay may kinuha itong isang larawan at inilapag sa mesa na nasa harapan niya. Nagulat siya na makita sa larawan ang sarili kasama ang lalaking kamukha ni Ivan. Or should she say, kasama niya sa larawan, ang lalaking kasama rin niya ngayon. It was a wedding photo. What is the meaning of this? Bakit may larawan tayo na ikinasal? That's the answer to your question. You ask who I am, and that's the answer. I am your husband. Niloloko ba siya ng lalaking ito? Mas lalo siyang nainis rito. Alam kong hindi ikaw si Ivan, kaya paanong ikaw ang asawa ko? Stop fooling around and answer my question seriously. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Nanggigigil niyang wika rito. Napasabunot ito sa sarili na tila nauubos na ang pasensya nito sa kanya. Yes, you are right. I am not Ivan Salazar. Natutop niya ang bibig sa gulat sa pag-amin nito. Naalarma ang buo niyang sistema. She's living with a total stranger. I am not Ivan, but I am your husband. Hindi mo ba naaalala ang picture na to? Tinampot ito ang picture na nasa mesa at tinignan nito na wari may inaalala. May 27, 2012, our wedding day in a private garden in Oriental Mindoro. We were so happy that day because one of our dreams came true. I was so happy to finally tie the knot with the woman I love. Hindi mo ba naaalala ang araw na sumumpa tayo sa harap ng Diyos na magsasama tayo habang buhay? Memories flash before her. Magulo ang mga imaheng nakita niya. Ngunit malinaw na isa iyong kasalan at naroon siya. Puno ng saya ang kanyang mukha ng araw na iyon. Napahawak si Angela sa ulo nang bigla itong sumakit. Sobrang sakit ito na tila binubutas. Ah! Ang sakit! Daing ni Angela. Agad naman siyang dinaluhan ni Aidan. Ito ang iniiwasan ko, kaya ayoko na sabihin sa iyong bigla. I want you to remember everything little by little. Napatingin siya kay Aidan. Naguguluhan siya sa sinabi nito ngunit hindi niya magawang magtanong pa dahil sobrang sakit ng ulo niya hanggang sa dumilim ang kanyang paligid. Hindi mapakali si Aidan habang sinusuri ng doktor si Angela. Agad siyang tumawag ng doktor nang mawalan ito ng malay. Ito ang iniiwasan niya, kaya ayaw niya na sabihin ang totoo sa asawa. Nang bumalik ang mga alaala niya, ay bumalik din ang kanyang mga plano na kunin ang asawa, ngunit hindi niya inaasahan na wala itong maalala na kahit na ano tungkol sa kanya. It may be because of the trauma of the accident happened 5 years ago. Mr. Cardinal, your wife is fine. But you need to take extra care on her. Malala ang trauma sa ulo ng asawa mo dahil sa sinabi mong aksidente na nangyari dito. Pahayag ng doktor matapos suriin ang asawa. May pag-asa ba na bumalik ang mga alaala niya? That's what he wanted to know. Mahirap sabihin dahil sa trauma at sa tagal na ng panahon, but we never can tell. Kung gugustuhin niya na maalala ang nakaraan, ay maaalala niya. Pero kung tatanggihan niya ang mga alaala, mahihirapan tayo na mabalik iyon. Bumagsak ang balikat ni Aidan sa sinabi ng doktor. Magiging mahirap pala ang pagpapaalala sa asawa ng nakaraan. He needs to make sure na ito mismo ang makaalala at hindi niya dapat i-impose ang mga bagay na ito. I'll go ahead. Mister, call me when something happens. Umalis ang doktor at naiwan siya kasama ang nagpapahingang asawa. Naupo siya sa gilid ng kama katabi nito. I will do anything para bumalik ang alaala mo. Mahal ko, gagawin ko ang lahat. Hinagkan niya ang likod ng palad ng asawa.
Angela was wearing a gorgeous white dress that shows elegance and riches. Her hair was tied in a beautiful fairy braid. She was standing in front of an altar with a man. She was so happy and lovely while staring at the man beside her. "I promise to be your wife until our last breath. I will be beside you whatever happens before us. I will be the best wife I could be, and I will be a loving mother to our future children. I will never leave your side, especially when rough times come. I will love and forever cherish you, my husband, my love. I love you till eternity." They sealed their vows with a sweet kiss as the crowd cheered and applauded. Angela stared at the man in front of her. Ito ang lalaking una niyang minahal at huli niyang mamahalin. The man her heart only cherished. The man she ever dreamed of. And the man she offers her life with. He was her longtime boyfriend and now her forever partner. It was Aidan. Napabalikwas ng bangon si Angela dahil sa kakaibang panaginip na iyon. Habol niya ang hininga habang binabalikan ng detalya ng panaginip. Napakalinaw ng kanyang panaginip. Nakasuot siya ng damit pangkasal na katulad ng suot niya sa larawan na pinakita ni Aidan. Pero bakit hindi si Ivan ang kanyang asawa sa panaginip na iyon? Napakalinaw na si Aidan ang lalaking kanyang pinakasalan sa kanyang panaginip. "Are you alright, Angela?" Nilingon ni Angela nagsalita sa kanyang tabi. It was Aidan. Mukhang kagigising lamang ito. Anong oras na ba? "I'm fine. Mahin na panaginipan lang ako." Tipid niyang tugon saka umahon sa kama. Her throat felt dry after that dream. She wants a glass of water. Naglakad siya palabas ng silid. Nakasunod naman sa kanya ang asawa. Nang karating sila sa kusina, ay naupo siya sa island stool habang ipinagkuha siya ni Aidan ng tubig. Habang umiinom ay hindi mawala sa isip niya ang panaginip at ang huling mga sinabi sa kanya ni Aidan bago siya nawalan ng malay. "Anong nangyari sa akin kanina? Saka anong oras na ba?" Napansin kasi niya na tahimik na sa buong kabahayan at nakapatay na ang mga ilaw. "It's past midnight. Nahimatay ka kanina dahil sa sobrang pananakit ng iyong ulo. The doctor said that it was part of your recovery." Tulad ng sinabi ng doktor, hindi dapat nabiglain sa Angela na maibalik ang alaala, kaya iyon ang ginawa ni Aidan. He will let Angela remember everything. With a little piece of memory, he will tell every day. "Recovery from what? Am I sick?" Her eyes were full of curiosity as she stared at her husband. "You have an amnesia, Angela. That's why you can't remember anything. Hindi mo maalala ang bahay na ito? O kahit ang mga larawan na nasa silid sa opisina ko? Pero ang katawan mo ay kilala at naaalala ang mga ito." Aidan held her free hand. "Pero hindi kita pinipilit na maalala ang lahat agad-agad. It will take time. I know that. I will wait. We will wait for you to remember us." Her brows arc in confusion. She looked at him with a querying eyes. "We?" she asked. "Yes." Hinagka nito ang kamay niya saka ngumiti. "Sana maalalim mo na kami dahil matagal na naming hinihintay ang iyong pagmamahal at pag-aaruga." Mas lalo siyang napaisip sa sinabi nito, ngunit nasagot ng bahagya ang pagtataka niya na may ilapag na larawan sa mesa si Aidan. It was a photo of a kid, a beautiful little girl wearing a cute jumpsuit of a shark. "Who is she?" tanong niya kay Aidan habang hawak ang larawan na napaka-cute na bata. "You will know who she is when you remember her. She's waiting for you to remember her, Angela. Don't make her wait, cause she'll probably get mad. Hindi mo magugustuhan kapag nagalit si UK." Ginitian siya ni Aidan bago ito umalis. Naiwan siya sa kusina na nakatitig sa larawan ng bata habang iniisip kung sino ang batang iyon. Ang tumatamang liwanag sa mukha ni Angela ang nagpamulat sa kanya. Bumangon siya at tiningnan ang bakanting higaan sa tabi niya. Nakabangon na siguro si Aidan. Umahon siya sa kama at hinagila pang roba. She needs to freshen up. Baka sakaling maging malinaw ang lahat sa kanya. Inaantok pa siyang pumasok sa banyo
only to see a naked man under the shower. Ha! Tili niya na makita ang kahubada ni Aidan sa likod ng bubog na dingding na naghihiwalay sa shower area at sa water closet. Mabilis naman ang naging kilos ni Aidan para balutin ang katawan. What is it? Anong nangyari? Gulat na tanong ni Aidan kay Angela, nakatapis na ito ng tuwalya sa ibang bahagi ng katawan. You were taking a bath naked and I saw your nakedness! Naiinis na wika ni Angela na nakatakip ang mga kamay sa mata. Aidan cracked a smile. I'm covered, Angela! Dahan-dahan naman na inalis ni Angela ang kamay na tumatakip sa mata. Pinalisikan niya ng tingin ng lalaki na hindi mawala ang ngiti sa labi. Bakit ba hindi ka naglalak ng pinto? Inis na tanong ni Angela. I'm sorry about that. Nasanay kasi ako na hindi naglalak ng pinto dahil ayaw mo. Kumuha pa ng isang tuwalya si Aidan para tuyuin ang buhok. Napakunot naman ang noo ni Angela. Tinutukoy ba nito ang buhay niya? Let's talk about that later after I take a bath. Get out! Agad namang tumalima si Aidan. Lumabas ito ng banyo para magbihis. Pagkalabas ng lalaki, ay isinara ni Angela ang pinto at inilock ito. Ilang minuto siyang nakasandal sa pinto at iniisip ang mga sinabi ni Aidan. She has an amnesia. Mahirap paniwalaan dahil ang alam niya ay ito ang may amnesia at hindi maalala ang nakaraan nito. Pero bakit tila bumabaliktad ang sitwasyon nila? Ano ba ang dapat niyang paniwalaan? Noong mga nakalipas na araw, ay nawindang ang mundo niya na makita ang kamukha ng kanyang asawa. Akala niya ay makukulong siyang muli sa poder na mapanakit na si Ivan. Tinulungan niya itong makaalala, ngunit iba ang nangyari. Siya na ngayon ang tinutulungan itong makaalala. She needs to know how she had an amnesia. Nagmamadali siyang naligo para makausap si Aidan. Nang matapos at makapagbihis, ay agad niya itong hinanap. Nakita niya ito sa gilid ng pool at may kausap sa cellphone. Nakatalikod dito kaya hindi siya nito namalayan na lumapit. Pinakinggan ni Angela ang pinag-uusapan nito at nang sa kabilang linya, Tell her I miss her, mom. Kaunting panahon na lang, makakasama na niya ang kanyang mommy. Bumaling si Aidan sa kanan, kaya agad na kumumli si Angela sa likod ng halaman. Yes, mom. She's fine. She just need time to recover. Naisip ni Angela na siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Mas lalo niyang ginalingan ang pagtago para mapakinggan ang kung ano bang mapag-uusapan ni Aidan at nang kausap nito na sa wari niya ay ina nito. I know, mom. Akala ko rin hindi ko na siya makikita. Pero tadhana ang gumawa ng paraan para mag-cruise ang landas namin. I was not able to call you for a couple of months because of the accident I had. But I'm sure my man told you I'm fine. I was able to regain my memory because of her. And now, it's my turn to help her. Nakita ni Angela na humiti si Aidan at tumango na tila masayang sinasang-ayunan ang sinasabi ng nasa kabilang linya. I will, mom. I gotta go. I will call you once she remembers. Okay? Tell my baby I love her and her mommy loves her so much. After saying those words, Aidan got the call. Bumuntong hininga muna ito bago pumasok sa kabahayan. Pinanatili ni Angela ang sarili na nakakumbli hanggang sa masiguro na wala na si Aidan. Lumabas lamang siya sa pinagtataguan nang masigurong wala na ito. Pumasok siya sa loob ng kabahayan at hinanap ang lalaki. She checked his office but he was not there. Sunod niyang tinungo ang lihim na silid ngunit wala rin ito doon. She went into their bedroom but he was not also there. Huli niyang pinuntahan ang kusina at doon niya ito nakita abala sa paggawa ng kung ano. Can we talk? Tanong niya rito. Nilingon siya nito saka ngumiti. Sure, let me finish this sandwich for you. Tinanguan niya ito at mupo sa island stool. Habang hinihintay ang sandwich na ginagawa nito, ilang minuto lang ay inilapag nito sa harap niya ang dalawang piraso ng sandwich na nasa magkaibang plato. We can talk now. Naupo ito sa island stool, nakatapat ng sa kanya. What do you want to talk about? You said I had an amnesia. Panimula niya. How did I had it? Did I had an accident? No, hindi ka na aksidente. You were abducted. I was abducted? By whom? Habang nagtatanong si Angela kay Aidan, ay may mga piraso ng larawan sa kanyang isipan ang kanyang nakita. Sigurado siyang mga alaala niya iyon.
by the man you thought was your husband. Si Ivan? Tumango si Aidan while he grabbed one of the sandwiches and stuck it into his mouth for a bite. No other than Ivan. Siya lang naman ang kilala mong asawa, hindi ba? Angela sensed sarcasm and pain in Aidan's word. Siya ang kilala ko dahil siya ang naaalala ko. If you're my husband, help me remember you then. Angela said with desperate tone. Kung totoong sinasabi mo na may amnesia ako, sino ang mga taong kinilala kong pamilya? Sino ba talaga ako? I can't just believe whatever you say. Hindi kita kilala para basta nalang paniwalaan ang mga sinasabi mo. I don't even know your real name. Aidan Montemayor. I am Aidan Montemayor. And you are Angela Flores Montemayor, my wife. Inalok siya ni Aidan ang sandwich na ginawa nito ngunit tinanggihan niya. Hindi naman sa hindi niya ito gusto. Mas interesado lang siya sa mga nalalaman nito tungkol sa kanyang totoong pagkatao. Katulad na lamang ng pangalan niya na ang alam niya ay Angela Torres. Pero ngayon, nalaman niyang ang pangalan pala niya ay Angela Flores Montemayor. Bakit naman ako maniniwala sa mga sinasabi mo? Paano kung ginagawa mo lang ito para makalimutan ko si Ivan? May pagdududa pa rin sa dibdib niya. Hindi niya matanggap na ang buhay na pinaniniwalaan niya ay hindi pala totoo. Her life was a lie. I just want my wife back. May mga taong naghihintay na maalala mo, Angela. I wouldn't risk my life if this is all a drama. Nagtataka siyang tumingin kay Aidan dahil sa sinabi nito. She didn't ask anything, but Aidan knew what she wanted to ask. Naaksidente ang yate ko the same day Ivan died. Patungo rin ako sa Cebu noon dahil ayon sa aking informant ay doon pupunta ang taong kumuha sa'yo. I didn't know the time na si Ivan ang abductor mo. May yate crashed because of the debris from Ivan's plane. My head hit a hard object from the yacht that caused my temporary memory loss. Months have passed that I lived as Ivan because of his things found in me. Hanggang sa may mga tao na nag-claim na hindi ako si Ivan, kundi si Aidan Montemayor. I didn't believe them dahil sa mga gamit ni Ivan. Kaya tumakas ako para alamin ang totoo kong pagkatao until I met you. You helped me remember my past, including Pauline. Aidan paused when his phone rang. Nabiti naman sa ere ang pagsasalaysay ni Aidan kay Angela nang sagutin nito ang tawag. Tumayo si Aidan sa kanya para kausapin ang kung sino man ang tumawag. Naiwan naman si Angela na nakatanaw lamang sa likod ng lalaki na nagsasabing asawa niya. If you really are my husband, I am a lucky woman then. Angela felt butterflies in her stomach while watching Aidan from afar. Ang gwapo naman ang asawa niya. Angela was impatiently waiting for Aidan at their doorstep. Pagkatapos kasi nakausapin ito ang tumawag kaninang umaga, ay nagpaalam ito na aalis sandali dahil may mahalagang tao na kakausapin. Ngunit halos magagabi na ay wala pa ito. Aidan also advised her not to leave the house without a security. When she asked why, hindi ito sumagot sa halip ay hinagkan siya sa pisngi saka umalis. Miss Angela, pinapasabi po ni Master Aidan na gagabihin daw po siya ng uwi kaya huwag niyo na daw po siyang hintayin. Napataas ang kilay niya sa sinabi ng isang katulong. Bakit kaya ito nagsasabi sa kanya noon? Aidan could have called her directly. When did he say that? Here comes her irritated side. Kakatawag lang po ni Master Aidan kay Manang Esther. Pinapasabi po iyon ni Master Aidan sa inyo. No! Hindi ako aalis dito unless siya mismo ang tumawag sa akin para sabihin yon. Tell him that. She crossed her legs while sitting on the chair on the deck of the house. Sasabihin ko po kay Manang. Agad na umalis ang katulong at nagtungo sa maid's quarter. Ilang sandali pa ay narinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Napangiti siya na makita ang pangalan ni Aidan. Alam mo naman pala ang number ko? Bakit kinamanang ka pa tumatawag? Is that how you treat your wife, Mr. Montemayor? Bungad ni Angela ng sagutin ng tawag. Aidan on the other line can't help but smile. Kahit papaano ay nararamdaman nito na unti-unti nang bumabalik ang demanding niyang asawa. You really sound like my wife now, Mrs. Montemayor. Are your memories back? Napanguso si Angela sa tanong ni Aidan. I hope so. Gusto ko na maalala ang lahat. By the way, do we have a child, Aidan?
May mga naaalala akong isang batang babae. Hindi ko malinaw na nakita ang mukha niya, but she called me mommy. Do we have a child? Biglang tumahimik ang kabilang linya. Akala ni Angela ay binabaan siya ni Aidan ng tawag, kaya nagsimula na naman siyang mainis rito. I'm coming home. Wait for me there, Angela. Pagkasabi nun ay nawala na ito sa kabilang linya. Ilang minuto ay isang nagmamadali na Aidan ang dumating lula ng kotse nito. Agad itong bumaba ng kotse na makita siya. How much do you remember, Angela? Do you remember the child's face? Agad nitong tanong na makalapit sa kanya. Nabigla naman siya rito, kaya hindi agad nakasagot si Angela. Do you remember the face of the child, Angela? Ulit nito. I don't know. Malabo ang mukha ng bata pero malinaw na tinawag niya akong mommy. May anak ba tayo? Anak ba natin ang picture ng bata na pinakita mo sa akin? Sumilay ang ngiti sa labi ni Aidan habang siya ay naghihintay sa sagot nito sa mga tanong niya. Yes, she's our child. She's a UK. Natutop ni Angela ang bibig sa sobrang pagkabigla. Hindi siya makapaniwala sa nalaman niya. Naluluha siya na natatawa. Masaya siyang nalaman na nagsilang pala siya ng isang supling sa mundo. That was her greatest dream, to bring life to earth. Nagawa na pala niya ito, ngunit hindi lamang niya maalala. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Gaano katagal na ako may amnesia? I mean, gaano katagal na simula nang itago ako ni Ivan? She was too curious to know how long her child had been living without her. 3 years. You were abducted the night Pauline died. Mas lalo siyang nagulat sa isinawalat ng asawa. What do you mean? Nagugulumihanan niyang tanong. Hindi sumagot si Ivan. Sa halip ay nagpalingali nga ito sa paligid. Isa-isa nitong tiningnan ang mga bantay na inilagay niya sa bawat sulok ng kabahayan. Saka tinawag nito si Walton na agad namang lumapit sa kanya. Bring more men here and secure the area. Utos ni Aidan kay Walton na agad na sinunod ng huli. Let's get inside the house, Angela. Mas makabubuti kung doon natin pag-usapan ang tungkol kay Pauline. Pumasok nga sila sa loob ng kabahayan para ipagpatuloy ang pag-uusap. Sa lihim na silid siya dinala ni Aidan kasama ang lahat ng kanyang mga litrato na naroon. Bukas ay ipapalabas ko na mga ito sa mga maid. Ipapabalik ko sa dati nilang kinalalagyan, just like where you wanted them to be. Tukoy nito sa mga litrato niya. Hindi naman niya pinagtuunan ng pansin ang sinabi nito. Gusto niyang malaman ang koneksyon nila ni Pauline dahil alam niyang malaki ang parte ni Pauline sa buhay ng dumukot sa kanya. Anong kinalaman ng pagkawala ko sa pagkamatay ni Pauline? Tanong niya kay Aidan. I received a call earlier this morning from my informant. He told that information about Pauline. Noong gabi na maaksidente si Pauline ay may nakabungguan siyang kotse. The driver of the other car was you. Pauline died on the spot while you had a severe injury in your head that resulted to amnesia. Ivan took the blame on you and made you pay for Pauline's death. Hindi matanggap ni Ivan na nagpakamatay si Pauline at nadamay ka lang. Binayarin niya ang mga pulis para ipalabas na nabunggo sa puno at nahulog sa bangin ng sinasakyan ni Pauline. Hindi sinabi ng mga pulis na may nakabungguan ng kotse si Pauline. Ang mga kinikilala mong pamilya ngayon, ang tanging witness ng pangyayari at hawak din sila ni Ivan sa leeg. Hindi makapaniwala si Angela sa mga sinabi ni Aidan. Ibig sabihin, ang buhay na alam niya ay gawa lamang ni Ivan. Kaya pala laging mainit ang dugo nito sa kanya dahil siya ang sinisisi nito sa pagkawala ni Pauline. Everything makes sense now. Kung ganoon ang pangyayari, paano naging abduction ang pagkawala ko? Muli niyang tanong. Weeks after you disappear, someone called us asking for money in exchange for an information about your whereabouts. It was a woman. We never had a chance to locate her dahil sa connections ni Ivan. Pero kanina nalaman ko na ang babaeng tumawag na iyon sa amin ay ang kinikilala mong nakatatandang kapatid na si Lizel. Lizel tried to save you, pero nalaman ni Ivan, kaya ipinadala nito ang ate mo sa Greece para hindi masabi na kahit na sino ang tungkol sa tunay na nangyari sa iyo. Kaya pala hindi niya madalas makita noon na nakatatandang kapatid, pero madalas itong tumawag at kausapin siya kaya naging malapit sila sa isa't isa. Kahit noong kasal nila ni Ivan ay wala ito. Ang sabi ng kanyang mga kinikilalang magulang ay abala ito sa pag-aaral ng bago nilang negosyo. Noong mamatay lamang si Ivan, ito ay nakabalik ng bansa. Ibig sabihin,
hindi talaga obsessed sa akin si Ivan katulad ng sinasabi ng magulang nito? Gusto niya akong parusahan kaya hindi niya ako nilulubayan? Isa rin siguro sa dahilan kamukha ko si Pauline? Angela realized afterwards. Ngayon niya napagtanto ang tunay na dahilan ng malupit na trato sa kanya ni Ivan. Binuhay ni Ivan sa'yo si Pauline dahil magkamukhang magkamukha kayo. Pauline was your twin sister. Namilog ang mata niya sa gulat. Akala niya ay nakakagulat na ang katotohanan ng may koneksyon na nangyari sa kanila ni Pauline. May mas nakakagulat pa palang revelasyon kaysa dito. Hindi siya agad na nakaimik nang sabihin iyon ni Aidan. Kakabal ko si Pauline? Napaupo sa bakanting silya si Angela nang malaman na kakambal niya si Pauline. Napahawak siya sa ulo na bigla may mga piraso ng alaala ang nakita niya. She remembered a woman who looked like her, bidding goodbye. Niyakap siya ng babae, saka nakangiting sumakay sa isang magarang kotse. At doon, unti-unting bumalik ang mga alaala niya sa nag-iisang kapatid. I remember her. Naaalala ko na si Pauline. Lumaki kami sa ampunan. We were both 15 when we were adopted. Magkaibang pamilya ang mambun sa amin. We got separated. Simula nang ampunin kami, ay wala na kaming naging komunikasyon sa isa't isa. Parang kinurot ang puso niya para sa kakambal at sa nangyari dito. They were close that not even death can separate them. Pero dahil sa pangarap nilang magpabilang sa isang pamilya ay napilitan silang magpaampon. Hindi sila maaaring ampunin ng isang pamilya dahil teenager na sila kaya nagkahiwalay sila. I never knew it was my sister. I should have known her, Aidan. Napahugulgol na iyak si Angela sa balikat ng asawa na agad siyang dinaluhan at niyakap. Wala kang kasalanan, Angela. It was an accident. Pauline killed herself because of Ivan. Besides, you have an amnesia. You don't remember anything except for the memories that Ivan fed you. But now, your memories are slowly coming back. You will remember everything in no time. You will remember your family and you will remember us. Napanatag ang loob ni Angela sa sinabi ni Aidan. Alam na niya ngayon ang taong kanyang dapat pagkatiwalaan. Pagbabayari niya si Ivan sa ginawa nito sa kanyang kakambal para humantong sa pagpapakamatay nito. I want to remember everything about me, Aidan. I want to know what kind of woman I am, what kind of wife and a mother, and I want to meet our daughter, UK. Yumuko ng bahagya si Angela na makaramdam ng hiya sa sinabi. Alam niyang hindi pa buo ang kanyang alaala, pero gusto niyang maalala na ang lahat upang mahabol ang mga panahong nawala sa kanila ang kanyang pamilya. You'll meet her soon, my Angela, soon. Mami? Napalingon si Angela sa tinig na nagmumula sa kanyang likuran. Isang munting batang babae ang nakasuot ng pink dress at may party hat sa ulo ang nakita niya. Nakangiti ito sa kanya at kumakaway. Nasa isa silang birthday party. The little girl ran to her. Ibinukas naman ni Angela ang mga kamay para salubungin ng yakap ang anak. Niyakap siya ng bata at hinagkan siya sa pisngi. Happy birthday, Mommy! Bati sa kanya ng bata. Thank you, my UK. Lumapit sa kanila si Aida na may dalang cake. Ibinaba nito ang cake. Kapantay ni UK at Angela na nakaupo. What's your wish, Mommy? Numiti si Angela kay UK, saka pumikit sa tapat ng cake. I wish my family to be happy, healthy, and safe. Hinipan niya ang cake saka nagmulat. Sumalubong naman sa kanya ang nakanguso na mukha ng bata. Oh, bakit nakanguso naman ang UK ko? Tanong niya. It seems like she doesn't like your wish. Am I right, UK? Tumango si UK sa sinabi ng ama nila si Aidan. Why, baby? You don't want our family to be happy? It's not like that, Mommy. You didn't include my baby brother on your wish. Nagtatampong wika ng bata. Angela crocked a smile as she held her daughter's hand. I don't have to wish for it, baby, because it's already came true. Napanganga si UK, maging si Aidan sa sinabi niya. Really, Mommy? Magkakaroon na ako ng baby brother? Magiging big sister na ako? UK beamed at Angela. Yes, Ate UK, magiging big sister ka na pero hindi pa alam ni Mommy kung baby brother ba ang nasa tummy ko. Angela explained. Napangiti naman siya sa asawa na ngayon ay halos di na nakagalaw sa kanya tatayuan. Hey love, are you okay? Totoo bang sinabi mo?
We're expecting another baby? You're pregnant, my love? Bakas ang gulat at saya sa mukha ng asawa habang nakatingin sa kanya. Hindi mawari ni Angela kung ngingiti ba ito o iiyak sa tuwa. She smiled at him. Yes, my love. I'm 18 weeks pregnant. Niyakap siya ng asawa sa sobrang saya. Yumakap naman sa hita nilang mag-asawa ang 2 taong gulang nilang panganay na si London, aka UK. I love you, my Angela. Bulong sa kanya ng asawa sa gitna ng kanilang yakap. I'm hoping for a boy. Dagdag pa nito na nakapagpangiti na malapad sa kanya. Wala nang makakapantay pa sa saya na nadarama niya. She has the perfect family that she'd been dreaming of. Wala na siyang mahihiling pa until... It was her scheduled check-up to her OB. The clinic was just few blocks from their subdivision, kaya hindi na siya nagpa-drive kay Walton. Mag-isa siyang nagtungo doon. She was driving smoothly when the traffic light on the crossroads said stop. She halted and waited for the go signal. The light turned green. She stepped on the gas and drive. When she heard a loud bang, she knew something hit her car so hard that it rolled down the road. Para niyang niyanig ang kanyang mundo sa lakas ng impact ng bumangga sa kanya. Ramdam niya ang pagbaliktad ng ilang beses ng kanyang kotse na sinundan ng malakas na pagsabog. It was not her car that exploded. It was the car that hit her. Then, she saw blood everywhere. Her face and her hands were filled with her own blood. Her head hurt. It's hurting her badly. She felt a sudden pain down her. When she looked at her thighs, blood was oozing out of her. No! My baby! No! She started to cry. Help! Save my baby! Help! Nangihina na siya. Wala na siyang lakas para gumalaw. She reached out for her tummy to feel the baby inside her. Hold on, baby, please! Stay with me! And everything went black. My baby! Napabalikwas ng bangon si Angela. Ramdam niya ang pawis sa noo niya. It was real. It was her memory before the accident. Bumalik ba mga alaala niya? Naalala na niya ang lahat. Angela, are you okay? Nilingon ni Angela ang katabi. It was Aidan looking at her. It was her loving, supportive, and understanding husband. Bonus na ang kagwapuhan nito at ganda ng katawan. Nag-aalala ito sa kanya. Muli niyang naalala ang sanggol sa sinapupunan ng araw na maaksidente siya. Napahagulgol siya ng iyak. Agad naman siyang dinaluhan at niyakap ng asawa. What's wrong, Angela? May naaalala ka ba? Sumasakit ba ang ulo mo? I remember everything now, love. Umiiyak ng turan. I lost our baby. I lost our precious baby. Mas lalong lumakas ang iyak niya. Shh! Walang may gusto na nangyari sa anak natin, love. It was never your fault. Aidan softly patted her back to calm her. I'm happy to know that your memories are back. I could have saved our baby. I should have been more cautious. Hindi niya mapigilan na sisihin ang sarili sa nangyari. Sana, hindi na lang ako nag-drive noon. Sana isinama ko si Walton. Hindi sana nawala ang baby natin. Love, it was all in the past. Alam ko kung nasaan man ang baby natin, ay masaya na siya. Ginawa mo ang lahat para alagaan siya noong nasa sinapupunan mo pa siya. Accidents happen. We just have to accept the aftermath of the accident. Nagpatuloy siya sa pag-iyak hanggang sa unti-unti siyang kumalma. Her baby is gone. It was not her fault, but it was somebody's fault. It was Pauline. Her sister killed the precious life inside her. She started to feel mad towards her sister. Hindi siya magiging panatag hanggat hindi niya naisusumbat sa kapatid ang ginawa nito. Kinabukasan ay hinantay ni Angela na umalis ng bahay si Aidan. Alam niyang marami itong inaasikaso sa negosyo lalong-lalo na sa nangyari sa kanya. Her husband learned that Ivan was still alive. Tamang-tama, pagbabayarin niya ito sa ginawa nitong pagsisinungaling at pananakit sa kanya. Right now, Aidan is doing everything to find Ivan.
May nakalap na impormasyon ng informant nito na may natagpuan daw na lalaki sa isang barangay sa Cebu. Ilang araw mula lang sumabog ang private plane ni Ivan. Ngayon ay may dapat siyang gawin. Siniguro niya na loose ang security nang lumabas siya. Staggered ang lunch break na mga bantay kaya itinaon niya na ang tamad na bantay ang nasa gate para makalabas siya. Tulad nga ng inaasahan niya, ay abala ang bantay sa pagdudot sa cellphone nito. Maingat at tahimik niyang binuksan ang gate at siniguran na hindi siya mapapansin ng bantay na nasa guardhouse. Agad siyang pumara ng taxi na makalabas. Sinabi niya sa driver kung saan sila pupunta. Parang tinatambol ang dibdib niya habang papalapit siya sa pupuntahan. Ramdam niya ang tibok ng puso nang huminto ang taxi sa sinabi niyang lugar. Nagbayad siya bago bumaba. Mabibigat ang hakbang ni Angela habang papalapit sa puntod ng kakambal. Yes, dito niya balak pumunta. Alam niyang huli na para sisihin niya ang kapatid sa nangyari sa kanyang anak. Pero ito lang ang paraan para mapanatag ang loob niya. I didn't know it was you, Pao. Hindi ko alam na ang babaeng akala ko ay ex na lalaking kinamumuhian ko ay ang sarili ko palang kakambal. You were only my family, Pao. Kahit ayoko na magpaampun tayo dahil ayoko na magkahiwalay tayo, ay pumayag pa rin ako para sa'yo dahil yun ang gusto mo. Ang mapabilang sa isang pamilya na may ama at ina. Wala akong ibang hiniling para sa'yo kundi ang maging masaya ka, pero bakit ganun? She broke down into tears. Bakit kailangang madamay pa ang anak ko? My baby was just weeks old in my tummy. Na hindi man lang niya nasilayan ang mundo dahil sa ginawa mo. Why do you have to end your life like that? Ano ba ginawa sa'yo ni Ivan para patayin mo ang sarili mo? Hindi niya alam kung magagalit pa o maawa sa sinapit ng kakambal. Hindi ikaw ang puli na kilala ko. Ang puli na kilala ko ay kinakaya ang lahat ng pagsubok. Pero bakit humantong ka sa ganito? Umiyak siya sa tapad ng puntod ng kapatid. May narinig siyang papalapit na yabag. Kaya huminto siya sa pag-iyak at nilungo na may-ari ng mga yabag. Nagulantang siya at napaatras na makita si Ivan. Sigurado siyang si Ivan ang nasa likuran niya. Those furious eyes staring at her gave her the assurance that it's Ivan. Nabuhay ang takot at kaba sa dibdib niya. Tama ang asawa niya. Buhay pa si Ivan at narito ito ngayon sa harap niya. She fished for her phone in her bag to call Aiden pero napahinto siya nang magsalita ito. I am sorry. Muli niya itong tiningnan. Akala niya ay sa kanya ito humihingi ng sorry, pero sa punto dito ni Pauline nakatingin. I am so sorry for not being there. I could have saved the both of you. Kausap nito sa pundo ng kakambal. Humakbang ito palapit sa kinatatayuan niya. She took one step on her side to keep their distance. Takot pa rin siya sa presensya nito. Napatawid siya ng tayo nang bumaling ito sa kanya. I am sorry to Angela. Malaki ang kasalanan ko sa iyo. Aaminin ko, nadala ako ng galit kaya nagawa ko mga nagawa ko sa iyo. I never meant to do that, but your face reminds me of the woman I gave my life with. The woman whom I thought would love to be a mother of my child but chose not to. Kumunot ang noon niya sa sinabi ni Ivan. What do you mean? Was my sister pregnant when she killed herself? Malungkot na umiti si Ivan. Inilapag nito sa lapid ni Pauline ang isang bungkos ng bulaklak. Kasama ng mga bulaklak ay isang daruang eroplano. Yes, she was 3 months pregnant with our first baby. It was hard for her because she didn't want it. Malaking hadlang sa kanyang karir bilang isang nagsisimula sa larangan ng pag-arte ang batang dinadala niya. Pinilit ko lang siya na ituloy ang pagbubuntis kapalit ng kalayaan niya kapag naisilang ang sanggol. But she decided for herself. She took sleeping pills to kill the baby but regretted it afterwards. Kaya nagmaneho siya para pumunta ng ospital at mailigtas ang baby namin. Pero, naaksidente siya. I somehow blame you for what happened. But then, I realized that you also lost your child because of Pauline. Ivan sat on the grass. Hinaplos nito ang lapida na may pag-iingat na tila si Pauline nito. Nabulag ako ng aking galit at pangungulina sa pamilya na sana meron ako ngayon. Naibuntun ko ang galit na yun sa mga taong nasa paligid ko, lalo na sa'yo. I felt sorry for that. Yung kasal natin, what was that for? Ngumiti ito ngunit hindi umabot sa mga mata. Baka sa mukha ni Ivan ang kalungkutan. That was a lie.
I know you're married kaya imposible maikasal tayo. I paid people for the wedding. Sinubukan kong buhayin si Pauline sa'yo. Ginawa ko sa'yo ang mga bagay na hindi ko ginawa sa kanya noong nabubuhay pa siya. I never raised my voice on her, but I did to you. I never hit her, but I did to you. Never kong pinaghigpitan si Pauline pero pinaghigpitan kita. That was my way not to feel guilty. I know it was wrong. I am sorry. She saw sincerity in Ivan's eyes. Malinaw na sa kanya ang dahilan ni Ivan. She can't blame him. May pinagdaanan din ito at sinisisi nito ang sarili sa pagkawala ng minamahal nito at ng anak. Noong makita mo ako sa pinangyarihan ng aksidente, what did you do to me? Ang totoo ay gusto niyang malaman kung ano nangyari sa anak niya. Hindi niya alam kung paano ipagluluksa ang pagkawala ng anak. Noong makita kita, nagulat ako dahil kamukhang-kamukha mo si Pauline. Dinala kita sa ospital at mahigpit kong ibinilin sa mga pulis na ibang identity ang ipalabas nila na nakabungguan ni Pauline. I did everything to hide you dahil kamukha mo si Pauline. Nalaman ko na nagdadalang tao ka rin. Nakikirami siyang tiningnan ni Ivan. I am sorry for what happened to your baby. I know it was too painful for you. Alam ko ngayon mo lang nalaman ang lahat dahil matagal kang nagkaroon ng amnesia. Marami akong dapat ihingi ng tawad sa iyo, Angela. Tumayo ito at tumingin na diretso sa kanya. Kumakabog ang dibdib ni Angela habang nakatingin sa mga mata ni Ivan. Wala na siyang makitang galit sa mga mata nito. Malaking ang pinagbago ng mukha nito mula kanina na makita niya at ngayong nasabi na nito sa kanya ang totoo. Naiintindihan ko kung tumawag ka ng pulis ngayon at ipahuli ako. I deserve those punishment. Nakaramdam siya ng awa para rito. Nawala na lang lahat ng galit niya rito nang marinig niya ang nangyari sa anak nito at kay Pauline. I won't do that, Ivan. Nauunawaan kita. Gusto ko lang malaman kung nasaan ang anak ko. Did you give him a proper burial? Parang kinurot ang puso niya na maalala ang kanyang munting anghel. Hindi man lang niya ito nahawakan at nayakap. Ngumiti si Ivan at itinuro ang puntod malapit sa puntod ni Pauline. Binasa niya ang nasa lapida. Halos mapugto ang kanyang hininga nang mabasa ang nakasulat doon. Angela's little angel. Nangilid ang luha niya nang mabasa iyon. Ilang minuto nang umiiyak si Angela nang maramdaman niya ang pag-aplos ni Ivan sa likod niya. His touch made her feel calm. Huminto siya sa pag-iyak at pinilit na maging masaya sa kabila ng pangungulila sa anak. My baby? Was it a boy or a girl? A boy. They could have been playmates if they had a chance to see the world. Angela knew Ivan was pertaining to his son with Pauline. Pareho nga naman na lalaki at halos magkaedad ang mga ito. Magiging magkalaro sana silang magpinsan. Alam ni Angela na magkikita silang muli ng kanyang anak at kakambal at nang pamangkin niya. And when the time comes, she'll make sure that there will be no more hatred and pain. They will probably be. Gumaan ang kalooban ni Angela nang masilayan ang himlayan ng anak. Thank you for giving my child a proper burial, Ivan. It was the least I can do, Angela. Saan ang mapatawad mo ako sa lahat ng aking nagawa? I was so devastated at that time. I was consumed with my guilt and pain because of Pauline and my son's death. What can I do to make things right? Angela finally smiled with real happiness. Her son was finally at peace now that she can remember him. Hindi siya magsasawang iparating dito sa langit na mahal niya ito. Just live a peaceful life, Ivan. You deserve to be happy. Sigurado ako na yun din ang gusto ni Pauline. Nakita ni Angela ang babaeng palapit sa kanilang kinaroroonan. Lumapit ito kay Ivan, hindi maitatanggi ang kagandahan ng babae. Are you done here, Dan? Tanong nito kay Ivan. Saka bumaling sa kanya. You must be Angela. I'm Daphne. Tinanggap niya ang kamay nitong nakalahad. I'm glad to meet you, Daphne. Kahit hindi niya palubos na kilala si Daphne, ay alam niyang mabait itong tao at hindi maitatanggi na may magandang relasyon na namamagitan sa dalawa. You really look like Pauline, are you? Alam na niya ang nais sabihin na Daphne, kaya hindi na niya ito pinatapos sa nais itong itanong. We're twins. Ivan must have told you a lot about my sister. Daphne snorted. Oh, not really. Konti na nga lang masasaulo ko na ang love story nila. Sarkastikong wika ni Daphne. Ivan really needs an understanding and giddy woman like Daphne. Grabe ka naman sa akin. Ilang beses ko palang na naikukwento sa iyong tungkol sa amin.
Depensa ni Ivan. Natawa naman siya nang ikutan lamang ni Daphne na mata si Ivan. You're right, Ivan. Simula na magkakilala tayo hanggang kanina ay kinukwento mo sa akin si Pauline at ang anak nyo. Naku, konti na lang magsaselos na ako sa kanila. Nakita niya ang pagtatampo sa mukha ni Daphne. There is really something between them. On the other hand, mga anghel na nga pala sila. All I can do is to pray for them to haunt you if you do something bad again. Napailing na lamang si Ivan sa sinabi ni Daphne. Halika na nga, baka may mga ligaw na kaluluwa pa na sumama sa atin dahil sa bibig mo. Inakmayan ni Ivan ang babae saka bumaling sa kanya. It was nice seeing you here, Angela. Huwag ka na sanang malulungkot. Your son won't be happy in heaven seeing you sat down here. I will, Ivan. Thank you again. Naglakad na palayo ang dalawa habang siya ay naiwan na nakatitig sa puntod ng anak. Mommy loves you, baby. I'm sure your ate and daddy will be very happy to see you. We will visit you soon. Kumuha siya ng ilang piraso ng bulaklak mula sa bulaklak na dala para kay Pauline. Inilagay niya ito sa ibabaw ng lapida at gamit ang kamay ay dinamihan niya ng halik mula sa labi ang lapida ng anak. Tumayo siya at masayang naglakad palayo. It took a deep breath to release all the sadness and pain she had been keeping inside. She can now finally smile with pure happiness. Nakita niya ang hindi mapakaling asawa na pabalik-balik ang lakad sa deck ng kanilang bahay. Nakapalibot rito ang mga tauhan nito. Search every corner of the city to find her. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo nakikita ang asawa ko. Aligaga nitong utos sa mga tauhan. Hindi nito namalayan ang pagdating niya dahil sa sobrang pag-aalala. Love? Tumingin sa kinaroroonan niya si Aidan. Inilang hakbang nito ang pagitan nila, saka siya kinulong sa mga bisig nito. Why are you so nervous? May nangyari ba? Maang niyang usisa rito. I thought I lost you again. Masumigpit ang yakap nito na halos hindi na siya makahinga. She can feel the love and fear in his actions. Mahal na mahal siya nito at takot ito na muli siyang mawala. I told you not to leave the house without any company. Iniwan ko na si Walton dito para makasama mo. Why do you have to leave alone? May paninisin itong wika ng pakawalan siya. Ayaw ko na kasing dagdagan ang isipin mo, love. Alam kong marami ka nang iniisip at ayaw ko nang dagdagan pa yon. Masyado na akong nagiging burden sa'yo. I'm sorry kung pinag-aalala kita. Napabuntong hininga ito sa sinabi niya. You were never a burden, my love. You're my wife. My lovely wife, I'm not a burden. Keep that in mind. Tinampian siya nito ng halik sa noo. Saan ka ba nagpunta? Tanong pa nito habang naglalakad sila papasok ng kabahayan. Galing ako sa anak natin. Napahinto sa Aidan sa paglalakad, kaya pati siya ay napahinto rin. Galing ka sa anak natin? Tama ba narinig ko? Yes, love. Nakangiti niyang hinawakan ng mga kamay ng asawa. I went out to visit Pauline, then Ivan showed up. Nakita mo si Ivan? Where is that man? He will pay for everything he did to you. Nandidilim ang mukha ni Aidan sa galit. Agad naman niyang hinaplos ang pisngin nito para pakalmahin. Iyon ang paraan na nagpapakalma sa kanyang asawa, ang kanyang haplos sa pisngin nito. Napansin niya ang paglako ng balbas at bigote ng asawa. Naaalala niya na ayon-ayon nito na humahaba ang balbas at bigote dahil ayaw niya na hahalik ito sa kanya na may tumutusok sa labi niya. Her husband must have been forgotten to she because he was thinking too much about her. Love, it's all right. Nag-usap na kami at pinaliwalag ni Ivan sa akin kung bakit niya nagawa mga bagay na yon. It was because he had also lost his loved ones. Pauline was also pregnant when her car crashed with mine. We both lost our babies. Iyon ang naging dahilan ng hindi magandang pag-uugali ni Ivan. Nabulag siya ng galit at sakit ng pagkawala ng babaeng mahal na mahal niya at ang anak na sana ay bubuo sa kanila. Nakita niya ang kalmadong paghinga ng asawa. Naiintindihan ko si Ivan kaya pinatawad ko na siya. I want us to live a peaceful life, my love. We can't do that if we still hold grudge to people who was also a victim here. Walang may kasalanan na nangyari sa aming magkapatid at sa mga anak namin. Maybe it was God's plan? Besides, we have each other now. Napabuntong hininga na lang si Aidan sa sinabi niya. Muli siya nitong niyakap. That's his way of saying if that's what you want. Gustuhin man kasi niyang magalit sa mga taong naging dahilan ng pagkawala ng alaala at anak niya, hindi niya magawa dahil hindi na maibabalik ng galit niya ang mga taong nawala sa kanya. Ang tanging magagawa lamang niya
ay patawarin ang mga ito at mapuhay ng tahimik at masaya. I want to visit our baby. Maya-maya ay wika nito. Her lips curved into smile. Sure, he will love to see his daddy. Masigla niyang saad. He? Our baby was boy? Nakangiting sumagot si Angela. Yes, love. It was a boy just like what you and Ate UK wanted. But he was our angel now. Lumate muli ang lungkot sa mukha ni Angela. We can make another baby boy, so don't be sad, my love. That makes sense, love. Mapangakit ng umiti ang asawa sa kanya. Alam na niya ang ibig sabihin nito. Mukhang may honeymoon na magaganap after almost 4 years of being apart. At least now, we know that he's in heaven with your parents. Muling umiti si Angela. Ayaw na nga pala niya na malungkot. Nasa harapan na niya ngayon ang mga dahilan para maging masaya. I missed you, love. Mahigpit na yumakap mula sa likuran niya si Aidan. Nasa teresa siya ng bahay at ninanamnam ang malamig na simoy ng hangin ng gabing iyon. She was just wearing his lingerie kaya ramdam niya ang lamig ng paligid. Good thing may yumakap sa kanya. Nabawasan ang lamig pero tumindi ang init. You do? Paniniguro niya. Of course! 3 years without you was like a living hell. Our bed missed your naked body. Our room missed your sexy moan. May nabuhay na init sa katawan ni Angela na dampian ni Aidan ng munting halik ang kanyang batok. Pakiramdam niya ay ang pagkababae niyang hinahalikan nito. Her nipples hardened when Aidan's hands explored her body. It felt like her first time being romance. Nakakapanibago ang pakiramdam ngunit alam ng katawan niya kung paano tutugon sa halik at haplos ng asawa. I also missed being naked, love. I missed how you make me moan. Pinagapang niya ang kamay sa umbok na nasa gitna ng mga hita ng asawa. She felt how alive it was. I miss this. Gumapang naman ang mga kamay nito sa malulusog niyang dibdib. Sinapon nito ang nipple niyang naniniga sa sobrang sensasyon na dulot ng kamay nito. My cock missed this too. Sinapon ang kamay nito ang kanyang pagkababae. Mas lalong nabuhay ang init sa katawan niya. She's burning hot. She just wanna get wet. Oh, love, take me now. Usal niya sa gitna ng mga halik nito sa leeg niya at ang paglandas ng mga kanito, kamay nito sa dibdib at pagkababae niya. I will, love, I will. Pinuhat siya nito at ibinaba sa kama. Nagubad ito ng damit ngunit pinanatili ang suot na manipis na pajama. She can see the bulge through the thin cloth of his PJs. Bakit parang lumaki ito? She reached out for the best inside his pants. I think this needs to be freed. Ibinaba niya ang pajama nito at nagpupumiglas na kumawala ang matigas nitong sandata. God, you're still big. You sure? Do you think it will still fit in? Ginisian niya ito. Why don't we try, baby? Tinaas baba niya ang kamay na nakahawak sa sandata nito na gabraso yata ng sanggol. Hindi niya akalain na ganito pala kalaki ang alaga ng asawa. Habang gumagawa ng mainit ang kamay niya sa pagkalalaki nito, ay abalam naman ang mga kamay ni Aidan sa pagpapaligaya sa kanyang malulusog na dibdib. Dalawang kamay nitong sapo ang kanyang dibdib at nilalaro ang korona sa tuktok nito. That feels good. It arouses her more. I wonder if it still tastes good just like before? Hinawakan nito ang ulo niya at inilapit sa alaga nito. Taste it so you'll know, baby. Lumuhod siya sa kama at bahagyang tumuwad para maabot ang naghuhumiyaw nitong malaking alaga. May munting butil ng hatas ang lumabas sa dulo ng alaga nito na tila ineengganyo siyang tikman nito. She licked the tip of his manhood. A moan escaped his mouth when she put it in his mouth. Her tongue explored in hardened manhood. Tumingala siya upang makita ang nasasarapang mukha ng asawa. Mas lalo siyang ginanahan sa ginagawa. Mas binilisan niya ang paglabas-pasok ng pagkalalaki nito sa bibig niya. Hindi niya ito maisubo na buo dahil sa kalakihan kaya kinailangan niya pa ng tulong ng isa niyang kamay. Panay ang kawala ng ungol sa bibig ng asawa habang pinapaligaya niya ito. They never done this kind of lovemaking before. It's new and exciting. Oh! Nagulat siya nang itulak siya nito pahiga ng kama. Hindi pa siya tapos sa ginagawa dito. Later on, love. It's my turn. Pinunit nito ang suot niyang lingerie sa sobrang sabik. Do you really have to do that? That was my favorite. Nanghihinayang niyang wika. I'll buy you hundreds of lingerie, baby. But right now, let me.
Tunog muli ng pagpunit ng narinig niya. Maging ang suot niyang panty ay hindi nito pinatawad. "You should also buy me hundreds of those." Ani niya saka itong hinisian. "Even thousands." Pinasadahan ito ng tingin ng hubad niyang katawan. Wala siyang maramdamang hiya dahil alam niya maganda ang katawan niya kahit pa nagbuntis at nanganak siya. Hindi siya tabain pero hindi din naman siya payat. "A beautiful scenery." Namula siya ng paglandasin ni Aidan ang kamay mula sa balikat. Pababa sa kanyang dibdib. Tiyan, puson, tuktok ng kanyang pagkababae hanggang sa kanyang hita at binti. Sinundan nito iyon ang halik na huminto sa kanyang dibdib para laruin ng dila ang kanyang nipple. Napalihad siya sa ginawa nito. May ibang kiliti itong dala sa pagkababae niya. Hindi niya napigilan ang mapaungol ng bahagya nitong kagati ng isa niyang nipple. It doesn't hurt. Mas nakakapagpabuhay ito ng kanyang kalibugan. "Lower baby, go down there." Utos niya sa asawa. Unti-unti namang bumaba ang mga halik nito sa tiyan at puso niya. Nang marating nito ang tuktok ng kanyang pagkababae, ay sandali itong huminto para imuka ang kanyang mga hita. He made his way to her womanhood para itong nakakita ng kayamanan na makita ang tinatago niyang hiyas. Pinalantas nito ang kamay sa hita niya at marahan itong pinisil na nagpaungol sa kanya. Napakapit siya ng mahigpit sa kobre kama nang maramdaman niya ang mainit nitong hininga sa kanyang pagkababae. Mas lalo siyang naliyad na dumampi ang labi nito sa labi niya sa ibaba. He started making magic in her down there. Napapalinga siya kapag natatamaan ng dila nito ang munti niyang hiyas. Halos mapugto naman ang hininga niya nang simulan nitong sipsipin at laruin ng dila ang tungki ng kanyang hiyas. Para siyang nasa langit habang pinapaligaya siya ng kanyang asawa gamit ang dila nito. "More baby, faster!" Mas binilisan naman ni Aidan ang paggalaw ng dila hanggang sa manginig ang katawan ni Angela kasabay ng paglabas ng katas nito. It was all over his mouth and he just licked it like an ice cream. Nahihina naman si Angela na bumigay ang katawan sa kama. Pakiramdam niya ay naubos ang lakas niya sa ginawa ng asawa. "Don't sleep on me, baby. We're just starting." Hinubad nito ang suot na pajama at pumwesto sa gitna ng kanyang mga hita. Naramdaman ni Angela ang matigas nitong sandata sa bungad ng pagkababae niya. Muling nabuhay ang katawan niya na maramdaman iyon. Napahiyaw siya nang ipasok nito ang pagkalalaki sa loob niya. Nasa kalahati pa lang na ipapasok ngunit pakiramdam niya ay punong-puno na siya. "Did I hurt you, baby?" Kahit nakangiwi ay nagawa pa rin ngumiti ni Angela. "No, baby, I'm fine. Just do it." Isang malakas na ulos at naipasok na nito na buong alaga sa kanya. Pakiramdam niya isa siyang virgin na makaramdam ng kirot. "You're tight, baby." Saad nito saka nagsimulang umulos sa ibabaw niya. Ramdam niya ang kakaibang kiliti na dulot ng bawat ulos ng kabiyak. Tila tinadala siya sa ulap sa sarap na dulot nito. "Faster, baby. I want it hard and fast." Umisi si Aidan sa asawa. Tila nagustuhan nito ang sinabi niya. Kagiyat nitong inilagay ang mga binti niya sa balikat habang mas binlisan ang pagbayo sa pagkababae niya. She can feel how his huge manhood was bruising her walls and it feels so good. Napapatirik ang mata niya sa sarap dahil tinatamaan ng sandata ng asawa ang pinakasensual na parte ng kanyang pagkababae. Sinapon nito ang kanyang dibdib na umaalog sa bawat ulos ng asawa. Nagsimulang uminit ang katawan niya kasabay ng panginginig. Unti-unti ay narating niya ang kasukdulan. It was her second and she doesn't know if she can do another one. Nangihina na siya pero hindi pa humihinto ang asawa sa pagbayo sa kanya. Maya-maya ay binangon siya nito at inalalayan pababa ng kama. He positioned her facing the wall. He's gonna take her from behind. "We're not done yet, baby." Kinintalan siya nito ng halik sa batok na muling nagpabuhay sa kanyang katawan. Aidan touched her every part. Mula sa kanyang leeg, papaba sa dibdib kung saan naiwan ang isa nitong kamay para sapuhin at laruin ito. Nagpatuloy pababa ang isa nitong kamay habang unti-unti nitong ipinapasok ang sandata sa pagkababae. He started pounding her while his hand was giving her breast a sexy massage and the other was playing with her cunt. Hindi alam ni Angela kung saan babaling. Pabilis-bilis ng pabilis-bilis ang ulos ng asawa na nagbibigay sa kanya ng kakaibang init. She's coming again, but this time she felt the tense in
Aidan's arm while he was thrusting. Alam niyang lalabasan na din ito. Ilang sandali pa ay mas lalo itong bumilis at mas malakas ang bawat pagbayo nito na tila gigil na gigil sa kanya. After more thrust, she felt the hot liquid squirt inside her wound. Unti-unting bumabagal ang galaw ng asawa. Aidan rested his head on her back while planting small kisses on it. Angela woke up feeling sore down there. Sa pagkakatanda niya, ay hindi lamang siya isang beses inangkin ng asawa. It was thrice or four times as she remembered. Wala na sa tabi niya si Aidan nang magising siya. Tinatamad siyang bumangon ngunit kailangan niyang maligo dahil God! The one they had last night was the first time. Napangiti siya na maalala ang nangyari sa kanila kagabi. She walked naked towards the comfort room and took a hot shower. Nang matapos ay nagsuot lamang siya ng cotton shorts at simpleng t-shirt. Sa hubog ng kanyang katawan, walang mag-aakala na may anak na siya. Napatingin siya sa pinto ng silid na may marinig na hiyaw ng isang bata. Kilala niya ang boses na iyon. Mabilis siyang lumabas at natungo sa living area. Nalaki ang mata niya sa gulat na makita ang isang batang babae na nakikipagkwentuhan kay Aidan. Nangilid ang kanyang mga luha na makita ang matagal na niyang gustong mayakap. UK? Tawag niya sa bata na agad namang lumingon sa kanya. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa labi ng bata. Mommy? Tumakbo ito palapit sa kanya na sinalubong niya ng mahigpit na yakap. Oh God, I missed you baby. Hinagkan niya ang bata ng maraming beses sa mukha. Pinupog niya ito ng halik like she always did. I miss you too mommy. Ang tagal mo po nawala. Saan ka ba galing mommy? Nakakunot ang noo ni Yuki na tumingin sa kanya. Pinahid niya ang mga luha saka ngumiti sa anak. Mommy had been through something, baby. It was a long story, but the important thing is I'm here. Mommy is here and mommy will not leave you again. Muli niyang niyakap ang bata. Sobra niya itong namiss. 2 taon lamang ito na maaksidente siya pero ngayon, 5 taon na ito kung hindi siya nagkakamali. Kumala sa yakap niya sa UK at tinapunan ang tingin ng isang babaeng nakaupo sa couch at nakamasid sa kanila. It was her cousin, Gwyneth. Anak ito na nag-iisang kapatid ng kinilala niyang ama na umampon sa kanya. They're not blood related but she is still a family. See? I told you mommy is still alive, Tita Gwen. UK stuck out her tongue to Gwen. Baby, that's not nice. Saway niya sa anak. It's fine, sanay na ako kay UK. Inisian siya ni Gwen. No, that's not fine. Binalingan niya ang anak na nakanguso na naman. UK, stucking out your tongue to people is not nice, okay? Promise you won't do it again. I am sorry, mommy. Naiiyak na yumuko ang bata. Ikaw naman, Angela, para sa simpleng bagay pagagalitan mo na kaagad ang bata. Come here, UK. Tita is not mad at you at what you did. Nagdadalawang isip na tumingin si UK sa kanya at kay Gwen. Kinukonsente ng kanyang pinsan na maling gawa ng bata at hindi siya sang-ayon dito. She looked at Aidan asking for a word to stop the woman. Your mom is right, UK. It's not right. But you can make it right by saying sorry. Marahang tumango ang bata at lumapit kay Gwen. I am sorry, Tita. It's okay, UK. Gwen squeezed UK's cheeks. Tinapunan naman siya na masamang tingin ni Gwen. What was that look for? What are you doing here, Gwen? The woman gave her a slight smile. Hinatid ko lang naman ang anak mo dito, Angela. Aside from that, I took care of her while you're living a life without her. You should thank me for that. Stop it, Gwen. Nobody asked you to do that. Baka sa mukha ni Aidan ang inis sa babae and she's wondering why. Alam naman niyang hindi malapit si Aidan sa adopted family niya pero hindi naman to the point na maiinis at magagalit siya sa mga ito. Yes, nobody asked me to because I did it for you, Aidan. Namilog ang mata niya sa sinabi ni Gwen. Tama ba ang nasa isip niya ngayon? Did her husband cheated on her with Gwen? Ayaw niyang pangunahan ng pagdududa ang lahat kaya tumingin siya ng diretso sa asawa. Anong ibig niyang sabihin, Aidan? Did you
Halos hindi niya maituloy ang sasabihin dahil naroon ang kanilang anak. So, she called Walton that hurriedly came to her. Pakihatid si Yuke sa kwarto niya. Binalingan naman niya ang anak. Go to your room, baby. I have surprise for you there. Masiglang tumakbo patungo sa silid nito ang bata. Noong wala na ito, ay tinapunan niya ng tingin ang dalawang nilalang na kasama niya. May kailangan ba akong malaman, Aidan? Mahinahon niyang tanong sa asawa. Yes, Angela. You need to know what happened. I said stop it. Natigalgal si Gwen sa pagtaas ng boses ni Aidan. Maging siya ay nagulat sa naging reaksyon ng asawa. Get out of my house, Gwen, before I lost my control. Aidan gave her cousin a warning look. Natakot naman ang kanyang pinsan, kaya nagmamartya itong umalis. Nang wala na ito, ay hindi pa rin kalmado ang asawa. Ayaw niya na mag-away sila, kaya mahinahon niya itong tinanong. Love, I will believe whatever you say, so please tell me what I need to know. Sinapon niya ang bisngi ng asawa at pinihit ito paharap sa kanya. Did you and Gwen had an affair while I'm gone? Pinipilit niyang huwag humaglagpos ang galit dahil nasa sense niya na may namagitan sa dalawa. Hindi lamang niya tiyak kung hanggang saan ang namagitan sa mga ito. Mali ang iniisip mo, love. Inigit ang magagawang lokohin. May pakausap sa tinig nito habang nakatingin sa mga mata niya. I know that, love. Alam ko na hindi mo magagawa yun, pero bakit nasabi iyon ni Gwen kanina? May hindi ba ako alam na nangyari habang wala ako? Aidan took a deep breath. He inhaled sharply. Ilang buwan mula nang mawala ka? Hindi ko alam kung paano magsisimula. Halos gabi-gabi akong lasing at hindi makausap. Yuki stayed at my parents every time I got drunk. Then one day, Gwen came into my doorstep. She offered help in taking care of Yuki. Dahil pinsan mo siya ay hinayaan ko siya sa gusto niyang gawin. She took care of Yuki. Until one night, I was drunk. Gwen jumped on me and kissed me. The next day, I woke up naked with her on my bed. Hindi ko maalala kung may nangyari sa amin, pero maniwala ka, hindi kita niloko. I am sure nothing happened between us, but she's insisting that I took advantage of her while I'm drunk. Nakita niya ang kaguluhan sa isip ng asawa. Based on what Aidan said, it was clear that he doesn't remember anything that night. Sigurado niyang isa kay Aidan at Gwen ang nagsisinungaling. Aalamin niya kung sino nagsisinungaling sa mga ito. I believe you, love. Sabit niya sa kaniyakap ang asawa. Yes, she believes her husband. Why? She knew than anyone else in this world. She knew every meaning of his breath. Thank you, my wife. Kinabukasan, ay masayang kumakain ng almusal silang mag-anak. It was the first time after she had an accident na nakumpleto ang pamilya niya sa pagkainan. Lahat ng paborito nilang mag-anak ay nakahain sa mesa. They were happy just like before. Mommy, where's the baby in your tummy? Natigilan siya sa tanong ni Yuki. Nagkatingin na naman sila mag-asawa na kapwa hindi alam ang itutugon sa bata. Tita Gwen said you killed the baby. Is that true, Mommy? Nakita niya ang pagigpit ng hawak ni Aidan sa kubyertos. Maging siya ay nagigigil sa kanyang pinsan sa mga kasinungalingan nitong sinabi sa kanyang anak. Baby, that's not true. Your mommy didn't kill the baby. Tita Gwen is lying. Agad namang paliwanag ni Aidan sa anak. I knew it. That woman is lying. Mommy Law said that mommy had an accident, that is why she lost the baby. Sabi ni Mommy Law, huwag daw ako maniniwala kay Tita Gwen because she only wants to replace you, Mommy. Sobrang nagpapasalamat siya sa ina ni Aidan sa hindi pagpapabaya kay Yuki noong wala siya. Her mother-in-law is such a great mother. Tama ang sinabi ni Mommy La. Mommy had an accident and the baby didn't survive. Don't worry. Let's pray to God to send us more babies. Do you like? Ahabot tengang umiti ang bata at magkakasunod na tumango sa ama. Tahimik lang naman si Angela na nakikinig sa kanyang mag-ama. She mouthed thank you to Aidan when he threw her look. Numiti naman ito sa kanya. Sa likod ng kanyang utak ay naiisip niya ang pinsan. Masyado nang maraming atraso sa kanya ang pinsang hilaw niya. Hindi naman talaga siya close sa mga kamag-anak na mga umampon sa kanya dahil iyon ang bili ng mga ito sa kanya. Never trust even your relative. Iyon ang salita ng kinilala niyang mga ama na hindi niya makakalimutan. Ngayong alam na niya kung bakit iyon ang mahigpit na bilin sa kanya, hindi mapagkakatiwalaan ang mga kamag-anak niya.
later that day. Aidan went on to fetch his mother at the airport. Hindi ito nakasabay sa pag-uwi ni na UK at Gwen sa Pilipinas dahil may inasikaso pa ito sa may iwang business sa Australia. Kakapatulog niya lang kay UK para sa everyday sleep routine nito. She walked outside her room quietly. Na makababa sa living area, ay narinig niya ang kaguluhan sa labas ng bahay. Nakita niya ang mga bantay ng bahay na nagtitipon sa tapat ng gate at may pinipigilang tao na makapasok. When she looked closely, she saw Gwen furiously yelling at Walton and the other men. Naninkit ang mata niya rito. She inhaled sharply as she walked towards them. What is this, Gwen? Mataas ang boses na tanong niya sa pinsan. Huminto ito sa paghihiyaw ngunit nanatili sa paligid nito ang mga tauhan ng asawa. Lumapit naman sa kanya si Walton. Miss Angela, mahigpit po kasi nabili ni Master Aidan na huwag pong papapasukin ang pinsan ninyo. Pasensya na po pero sumusunod lang po kami sa utos ni Master. Paliwanag nito. It's okay, Walton. Do your job. Tinapunan niya na masamang tingin si Gwen. What do you want this time, Gwen? Nauubos na ang pasensya niya sa pinsan kaya kahit siya ay ayaw na din na makita ang pagmumukha nito. I'm sure. Alam mo na ang nangyari sa amin ng asawa mo, Angela. Hindi ako papayag na hindi niya ako panagutan. Angil nito sa kanya. She rolled her eyes and gave Gwen a boring look. Are you really sure na may nangyari sa inyo ng asawa ko, Gwen? Do you have a proof or something like a video of him fucking you in every hole of your body? Namutla ito sa sinabi niya. She saw her breathing became heavy and her body became uneasy. Hindi pa ba malinaw sa'yo, Angela? Magmama ang maangan ka pa. Niloko ka na ng asawa mo. He fucked another woman. While you were there suffering with your amnesia. Gwen smirked at her trying to tease her to be furious. Sa halip na magpuyo sa galit, ay kinalma ni Angela ang sarili. She smiled at her cousin. Bakit parang masaya ka pa na may naging babae ang asawa mo habang wala ka? Naguguluhang tanong ni Gwen sa kanya. I am not happy about that. It's just that my inner goddesses are laughing at you now. She stepped forward and Gwen stepped back. Bakas ang takot rito. Ganyan ka na ba ka-desperada, Gwen? You came to the point of making up stories? How much more desperate action do you have under your sleeves, lady? Angela sneered at her cousin. She can't help it. Gusto man niyang maniwala sa mga sinasabi nito na niloko siya ng asawa, ngunit alam niya sa sarili niya na hindi iyon magagawa ng asawa. She knew her husband more than anyone else in this world. Paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan, Angela. But that won't change the fact that Aidan and I shared a night together. I won't forget that night. Nang aasar siyang tiningnan ni Gwen, naikuyam naman ni Angela ang kamao. Handa na niyang sampalin ang pinsan na may humintong kotse sa tapat nila. Bumaba mula sa kotse ang umahangos niyang asawa. Agad itong lumabit sa kanya. What are you doing here, Gwen? Hindi mo ba titigilan ang pamilya ko? Galit na asik ni Aidan kay Gwen. Hindi mo masisira ang pamilya ko, Gwen. Umalis ka na. Mukhang hindi naman natinag ang kanyang pinsan sa angil ni Aidan. Gumisi lang ito sa kanilang mag-asawa. Hindi naman ako sumira sa pamilya mo, Aidan. Ikaw at ang tawag ng iyong katawan na sumira sa pamilya mo. Don't put all the blame in me here. I am just a victim here trying to seek justice to what you did to me. Hindi talaga ito titigil hanggat hindi nakakukuha ang gusto nito. Ano bang gusto mo, Gwen? Pera? Sustento sa luho mo? Come on, tell me. How much do you want to shut up your itching vagina? She hissed at her cousin. Mahinang tumawa si Gwen, tsaka tinapunan siya na masamang tingin. Bigla itong namula sa galit. Do you really think I am after your fucking money, Angela? I have my money. What I want is your husband. Natigilan si Angela sa sinabi ng pinsan. She felt Aiden's body tense in anger. Don't worry, cousin. I don't mind sharing. Sa iyo siya sa gabi, sa akin siya sa araw. Doesn't that sound good? Hindi na natapos pa ni Gwen ang sasabihin nang malakas niyang pinadapo ang kanyang palad sa pisngin nito. It made a sound that made everyone dare to stop. Hindi laruan ang asawa ko para paghatian natin. Sa akin lang ang asawa ko. Pinandin sa kanya si Gwen sa galit. Ito ang unang pagkakataon at nasagad ang pasensya niya. She has patience of 10 human beings, but now, it just dropped to 0. At paano naman ang ginawa sa akin ng asawa mo, Angela? Don't wait for me to file rape charges against him before you do something about it. May pagbabanta nitong saad. Hindi naman siya natinag ni kahit katiting sa sinabi nito.
Are you threatening us, Gwen? Nauuyam niyang tanong rito. No, I'm not. I am just telling you what I can do. Angela heard her husband sigh. Sigurado siyang napapagod na ito sa mga hindi matapos na problema nilang mag-asawa. Naawa na siya rito. Alam niyang marami itong pinagdadaanan noong wala pa siya. Ngayon, ito dapat ang damayan niya. Hindi niya ito iiwan at hindi siya magpapadala sa mga kasinungalungan ni Gwen para sirain sila. Do what you want to do. You can never destroy us. Matigas niyang wika sa mukha ng pinsan. Gumisi lang ito, saka tila nababaliw. If that's the case, my son will also file a case against you for destroying her image and threatening his family. Napatingin sila sa babaeng nagsalita. It was Aiden's mother. Kanina pa pala ito nakikinig sa kanila. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ng korte kapag nakita nilang CCTV ng buong bahay ng gabing iyon. Namilog ang mga mata ni Gwen sa sinabi ng ginang. Maging siya ay napatingin sa ina ni Aiden. What CCTV, Mom? Tanong ni Aiden sa ina. What are you talking about? Lumapit ito sa kanila, saka tinapunan na nakakalokong tingin si Gwen. I installed a CCTV in your house after Yuki told me about this one time. She saw Gwen putting something in your drink. Nagdudo ako syempre. Baka nilalason ka na ng babaeng ito kaya lihim akong nagpa-install ng CCTV sa bawat sulok at bawat silid ng bahay nyo. That's when I saw what really happened that night. Hindi ko na sana pakikialaman ang ginawa ni Gwen ang gabing yun dahil hindi naman ito nagdudulot ng problema sa relasyon ninyo ni UK as father and daughter. But now, seeing how much she wanted to ruin my son's family, I don't think keeping proof are necessary. Wika ng ina ni Aiden. Pinalingan nito si Gwen na natulos sa kanya tatayuan. What are your plans now, woman? Still want to file a case? Gwen swallowed hard. She saw confusion and fear in her eyes. Cut! Got your tongue, Gwen? Muling tanong ng ginang. Napakurap naman si Gwen rito na tila natauhan. Sasabihin mo ba ang totoong nangyari ng gabing yon at dadalhin ko ito sa korte kasama ang CCTV footage ng gabing yon? Aiden's mother gave her cousin a threat that brought shivers in Gwen's body. Fine! Singhal ni Gwen. Nothing happened between us that night, Aiden. Aiden's mother chuckled. That's right. Pinalingan siya nito. How much do you know my son, Angela? I know him more than anything in this world, ma'am. She answered. Tila pinaglalaruan ng ginang si Gwen sa paraan nito ng pagsasalita. It seems like Aiden's mother has some little secret under her sleeves and she's letting Gwen talk about it. Tinapunan ng ginang ng tingin si Aiden na malalim ang iniisip. How much did you drink that night, son? Usisa nito. Hindi niya alam kung anong gustong mangyari ng ginang pero sigurado siya na mapapahiya si Gwen. 2 glasses of alcohol as far as I can remember. Dugo ng asawa. That's when a bell rang in her head. Bakit nga ba hindi niya naisip ang bagay na yun? Aiden has low alcohol tolerance. Madali itong malasing sa kaunting alcohol na mainom at kilala niya ang asawa. Hindi ito halos makagulapay kapag lasing. Kaya nga laging may kasamang katuuhan ito tulad ni Walton. That explains everything. Bakit ba hindi kaagad niya iyon naisip? Thanks to her mother-in-law. I think your wife just had a realization, son. Wika ng ginang na nangiti sa kanya bago binalingan si Gwen. What is it, love? She smiled at her husband. Love, I knew it. You would never do that to me. Hindi mo ko lulukohin. Hindi mapalis ang ngiti sa labi niya habang nakangiti at nakatingin sa mga mata ng asawa. You have low alcohol tolerance, love, remember? A small amount of alcohol will make you fall asleep all throughout the night. Bakit ba ngayon ko lang yun naisip? Maybe because of your amnesia, Angela? Tinanguan niya ang biyanan bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Pinalingan niya si Gwen na halos magsalubong na ang kilay. Naguguluhan ito sa mga sinabi nilang dalawa ng ina ni Aiden. Nothing can really happen with you and my husband that night, Gwen. If you insist that my husband was drunk that night, then I would believe to what he said that he did not do anything on you. Aiden would probably sleep that whole night and didn't even bother touching you because I've known her for almost 10 years. I've seen him drunk and slept with him but didn't even bother paying attention on me even if I get undressed in front of him. Not unless you did the opposite. You know what I mean. You on top of him, violating my helpless husband.
Pinaningkitan siya ng mata ng pinsan. She can see the anger in her furious eyes. I've already admitted it. Nothing happened between us. Happy now, Angela? Nag-uusok ito sa galit kaya hindi na niya dinagdagan pa ang mga salita. Baka gumawa na ito ng eksena doon. And you, Aidan? After what I did to you and your daughter, ganito lang ang igaganti mo sa akin? I was there when you were down. I was beside you when you were crying because of your wife. Hindi kita iniwan, Aidan. Ito lang ba ang makukuha ko pagkatapos kong gawin ang lahat ng ito para sa inyo? Panunumbat pa nito kay Aidan. Aidan just shook his head. Ayaw na nitong marinig ang panunumbat ni Gwen dahil hindi naman nito hiningi ang kung ano mang ginawa nito. Nobody asked you to do that, Gwen. Kaya huwag mong isusumbat sa akin ang mga bagay na ikaw naman ang may gusto. Aidan hissed at her cousin. Napuno na rin siguro ito. You could have appreciated everything that I did, Aidan. At least, be thankful that I was beside you when you're grieving. I appreciate everything you did, Gwen. I really do. Pero hanggang doon na lamang yun. I can't give you the love and affection that you want. Hinapit siya sa bewang ng asawa. I love my wife and daughter, Gwen. Alam kong makakatagpo ka ng lalaking para sa iyo. Suddenly, she felt pity for her cousin. Ngayon niya lamang ito nakita na halos malimos ang pagmamahal sa isang tao. Kahit hindi sila close nito, ay kilala niya ito bilang paborito ng buong pamilya. Gwen was the first child in the family of Flores, unang anak ng pamilya, unang apo at ang tagapagmana ng kumpanya. Nasa pinsan na niya ang lahat, ngunit narito ito at namamalimos ng pagmamahal sa kanyang asawa. Ang gwapo naman kasi, my love. Ilang sandali pa ay mabaklang umiti si Gwen sa kanila. Alam ko naman, sa simula pa lang nawala akong chance para mahalin mo, Aidan. Ang akala ko lang kasi, magkakaroon ng puwang sa puso mo para sa akin habang wala ang asawa mo. Malungkot itong umiti sa kabumaling sa kanya. Sana makita ko na ang lalaking magmamahal sa akin katulad ng pagmamahal sa iyo ni Aidan. Naiinggit ako sa iyo pero alam kong mali yun. Ayokong lamunin ako ng inggit kaya gagawin ko ang tama. Pasensya na kayo sa nagawa ko. I'd be lying if I say it's okay. You almost ruined our family, Gwen. She pursed her lips. Just go and don't come back again here. Tumalikod si Gwen at sumakay sa kotse nito saka umalis. Nakahingi sila na maluwag ngayong wala na ang banta sa pamilya. Saka na lang, gawin talaga ni Gwen ang tama. Habang naglalakad papasok ng bahay ay hindi napigilan ni Aidan ang magtanong sa ina. Where's the CCTV recording you were talking about, Mom? Wala naman kasi ako nakita sa CCTV sa bahay. Aidan's mother grinned from ear to ear. Napakunot naman na noon nilang mag-asawa sa pagngisi ng ginang. There's no CCTV recording, honey. That was me messing around with that bitch. Tatawa-tawa na tumuloy sa paglakad ng ginang papasok ng kanilang bahay. Aidan and her chuckled at the realization of what her mother-in-law did. Paniwalang-paniwala pa naman siya na may ebidensya ito sa kasinungalingan ni Gwen. Her mother-in-law is one hell of bitch, just how Aidan described her mother. They walk into the house with a smile on their faces. Angela was smiling as she watched her husband and daughter playing in the pool. It was a special day because it was their 8th wedding anniversary celebration. She can still remember the day she first met Aidan. It was her adoptive parents' funeral. They died in a car crash. 5 taon lang na nakasama niya ang mga kinikilalang magulang. Napakabait ng mga ito na halos lahat ng kailangan niya ay ibinigay ng mga ito. She was so devastated when they died. She felt like her whole world fell apart. Akala niya ay nahanap na niya ang mga taong bubuo sa kanya. Pinahiram lang pala ng Diyos ang mga ito. She was just lucky that her adoptive parents, relatives were so nice. Hindi pinapakailaman ng mga ito mga ari-arian na iniwan ng mga magulang sa kanya. She lived a luxury life even if her parents were gone. On the day of the funeral, Angela noticed this family who seemed so close to her parents based on the woman's cry as she approached her mother's casket. Nakuha kaagad ang atensyon niya ng lalaki na halos kasing edad niya na nakasuporta sa ginang na umiiyak. Na lumapit siya sa mga ito, ay agad siyang niyakap ng ginang. I'm sorry, I didn't know what happened to your parents. Ngayon lang kami nakadalo dahil ngayon lang din namin nalaman. I am sorry for your lost iha. The woman's voice was soft and caring.
My mama just must be so happy to know that you are here. You must be her friend. Inaya siya ng ginang na maupo. Nasa kanan siya nito habang ang lalaking kasing edad niya ay nasa kaliwa nito, nakamasid sa kanila. We were best friends actually. We've known each other since preschool. We've spent a lot of time together except this past few years. 12 years actually. The woman took a deep breath to contain her tears. My husband got sick, so we need to move to America for his treatment. Last month, he died and we were so devastated. We couldn't even come back here in the Philippines because we have a lot of memories of him here. When we heard about your parents' accident in the news, we immediately fled back here to see them. Hindi na napigilan ang ginang dumuha. Humagulgol ito na kaagad namang niyakap ng lalaking katabi nito. He must be her son. Calm down, Mom. Baka kung ano na naman ang mangyari sa inyo. Nag-aalalang wika na lalaki habang yakap niyang ina at haplos ang likod. My parents lived a happy life. I'm sure wherever they are right now, they are happy. They have each other in a peaceful life. Napatingin sa kanya ang lalaki. How can you be so calm knowing that your parents were gone? Tanong nito. She smiled sadly. They are not my parents. Mabilis na umayos ng upo ang ginang. What do you mean? Hindi ka ba si Lorin? She shook her head. Shock was written on woman's face. Realization hit the woman. Oh my God! Natutop ng ginang ang bibig niya. Lorin didn't survive the treatment? She knew Lorin. Her parents told her about Lorin after the adoption. It was their primary reason why they adopted her. Lorin has a rare disease and she was undergoing a treatment, but her body didn't survive the number of medications and treatment procedures. Lorin died at the age of 14. A year after Lorin died, she was adopted. She died 6 years ago. A year after she died, her parents adopted me. Marami pa silang napagkwentuhan ng ginang ng araw na iyon. Nasundan pa iyon kahit na nailibing na ang kanyang mga magulang. Naging pangatong magulang na niya si Mrs. Donna Montemayor dahil nangako ito sa punto ng kanyang adoptive parents na aalagaan siya nito. Months after her parents' funeral, Mrs. Donna Montemayor went to her and said something that blew her mind. Angela, your adoptive father and my husband made an agreement many years ago when they're still starting a family. They agreed that their children will marry each other. You see, we had Aidan, our only son, and they had Lorin, but Lorin died. They decided to adopt you to fulfill that agreement. Bahagyang umiling ang ginang. I also don't like the idea of arranged marriage, but this is my husband's last wish. I'm sure your parents told you about this. Umiling si Angela. Her adoptive parents never told her anything about the agreement, but she remembered something her mother told her. Naalala niya na may nasabi ito tungkol sa anak ng best friend ito na dapat niyang makilala. I'm sure you want to make your parents happy in heaven. They only want the best for their child, and I will make sure that my son will give you the best. Wala na siyang nagawa ng planuhin ng ginang ang kanilang kasal. Hindi na siya tumutol dahil alam niya sa puso niya na nahuhulog na ang loob niya kay Aidan. Hindi naman nagkamali si Mrs. Donna dahil ginawa ni Aidan ang lahat para maibigay sa kanya ang lahat. And until now, he's still doing his best for her and their family. Napangiti siya sa alaalang iyon. Angela, I have to tell you something. Napatingin siya sa ina ni Aidan, nakatabi lamang niya na nasa kabilang beach chair. What is it, Mom? Do you still remember the day I came to you to tell you about the agreement that my husband and your father did many years ago? How can she forget that? She was just reminiscing it a while ago. How can I forget that, Mom? That was the day you blew my mind. She chuckled. It was not true. She stopped chuckling and look at her mother-in-law's serious face. What is not true, Mom? She queried. The agreement. It's not true. I just made that up because my son kept on nagging me about you since the day she saw you. My son fell in love with you from the first time he laid his eyes on you. Hindi niya ako tinigilan na bisitahin ka para makita ka niya. One night, I came to his room and I saw him making a canvas of you. Hindi lang isang canvas, but a lot. He said that he will do anything for you to notice him. He wanted to marry you and be the mother of his children. That's when I made the agreement on my mind. Mrs. Donald looked at her to see her reaction. Why are you telling me this, Mom?
Naguguluhan niyang tanong. Ayoko na kasi itong ilihim. You deserve to know how much my son loves you. He will do anything for you, Angela. Pinalingan niya ang mag-ama niyang mukhang napagod na maglaro at naglalakad patungo sa kanilang kinaroroonan. She smiled. May agreement o wala? I will still marry her, Mom. Mas pinabilis niya lang dahil sa agreement. But I would definitely marry him. I will still choose him and I will still love him, even if there's no agreement. I love him so much, Mom. Napangiti ang ginang sa sinabi niya. Tila nakahinga ito ng maluwag at walang dinadala sa dibdib. Agad siyang ginawaran ng halik ng asawa na makalapit ito sa kanila. Si Yuki naman ay agad na kumandong sa lola nito na hindi na nakatanggi kahit isang basang-basa pa. Anong pinag-uusapan ninyo ni Mommy? You don't look happy earlier. Napaka-usisero talaga ng asawa niya. We just talk about the agreement that our parents made. You see how it turned out. Tukoy niya sa kanilang masayang pamilya ngayon. Yeah, I think our fathers knew that we were meant for each other. Muli siyang hinagkan at niyakap ng asawa. Hey, you're wet. Mababasa ako. Dumukwang ito at may ibinulong sa kanya. I'll make you wet more later. In bed, love? Pakiramdam niya ay umakyat lahat ng dugo niya sa pisngi. Napainom tuloy siya ng juice. Napakalibog talaga ng asawa niya. But she's thankful that it was Aiden whom she married. Nagpapasalamat siya sa mga taong ginamit ng Diyos para maging masaya siya ngayon. She's more than happy to have a family who trust and love each other. Minsan, sa buhay, mararanasan natin ang maraming pagsubok. Sa mga pagsubok na ito, mayroong magiging dahilan ng ating pagsuko pero hindi solusyon sa pagsubok ang pagsuko. Kailangan mong harapin ang lahat ng takot.